kinikita ko, tax lang yan. Excited kayo? Yes! Excited kayo? Yes! Kasi nga, kung gusto mong yamaman, dapat dumikit ka sa mga mayayaman. Yun lang ginawa ko dati, yung tinatawag na loob aso, batas ng mga aso. Di ba yung aso pag may tumahol? Di ba? Maraming susunod. Without even knowing kung ano talaga, ba't ba ako nandito? Ganun lang din ako dati. Nakikitahol, nakikitakbo, hanggang sa na-find out ko yung reason ko, yung purpose ko, bakit ako tumatakbo. Ang tawag doon, law of association. Sabi nga, dumikit ka lang daw sa mga taong payaman, mayaman ka na rin in the future. Tama? So I'm blessed kasi isa ako sa nadikit sa taong to. And tonight, grabe, ituturo niya. Wala siyang i-reserve sa inyo. Sobrang excited siya. Ituturo niya kung anong ginawa niya for the past 12 years na ginawa niya yung AIM Global. Excited? Yes! Okay. Traditional crafting tayo. Pag sinabing isang billion, alam niyo na yun. Billion na tayo ngayon. Kasi tapos na po yung era ng million. Antali na lang po ninyo yun ng isang million eh. Okay? Pag sinabing isang billion, alam na. Isang billion! Parang popcorn na. Parang nagdududa po. Eh, parang 1,000 lang yan. Diba? Isang billion! Dalawang billion! Tatlong billion! Siyempre, para sa akin yan. But before that, gusto ko mamaya, pag in-intro siya, nakatayo tayo lahat. Okay, tayo, excited tayo. Bigay natin yung energy sa speaker. Kasi nakasalalay po sa inyo yung ikagaganda ng presentation ng speaker natin. Okay? So before that, may panoorin po natin yung video niya.
Yan, good morning po! Good morning! Wow! Anyway, pwede pong palakpakan natin Mr. Joey Montes! Anyway guys, sa mga nagsiselfon, kaya nyo man tumagal. Okay. Ano lang po siguro ito, depende po sa itsura nyo. Oo, yung haba po ng to, depende sa itsura. Actually po, hindi po ang speaker, dapat yun si TJ. Nagkataon lang, I think, na-delay po yung flight niya kasi galing po siyang Tugigaraw, kaya hindi po siya umabot. And it's a good tip, isipin mo yung co-accident na nangyari. Kasi gumising pa ako mga 3 ng hapon, ang haba po ng tulog ko. Ang plano ko sana, gigising ng 12, gumising ako ng mga 3. Then pagising ko ng 3, sabi ko parang gustong-gusto ko mag-MDO, gustong magsalita. Then pinost ko sa Facebook, sabi ko gustong-gusto ko mag-MDO. Tapos after mga siguro 30 minutes, tumatawag sa akin si Jeff, yung isa sa assistant sir John. Sabi niya, sir, gusto niyo po ba mag-MDO? Sabi ko, bakit? Yung speaker po kasi hindi darating. Isipin mo gaano kalupit na... Naniniwala po ako sa buhay, there's no such thing as an accident. Kasi lahat ng nangyayari may purpose. Lahat ng nangyayari may reason. Diba kung sabi nila sa physics, in every action, there's an opposite reaction. Ang isang bagay, hindi siya mangyayari kung hindi talaga siya tinadhana para mangyayari. Kaya tinadhana din po na nandito po kayo ngayon, na instead na nasa ibang lugar ka, ibang ginagawa mo, nandito ka ngayon. Kaya pwedeng palakpakan po natin sa nagsisimula po ako mag-network, this is my pinaka-favorite subject ko, ang MDO. Hindi ko po makalimutan nung nag-aaral pa ako college days ko. Gusto ko ang MDO kasi bakit? Kasi ang MDO, makaka-relate ka actually kahit hindi ka networker. Di ba tama po ba? Na kahit hindi ka nag-network, makaka-relate ka at marami kang matututunan. And since this is my first talk po na mag-MDO, at normally po nag-MDO po ako, it's either just once a year. Once a year lang po siguro ako nag-MDO, kaya you're very, very lucky na marinig mo ako. And isa din po, ihahanda ko lang sarili ko kasi baka mamaya pawis na po ako sa mangyayari. Okay, now, kaya po ako once a year lang madalasan mag-MDO kasi I just want to give way din sa mga ibang speaker na mas sila din po yung ma-develop, sila din po yung mas makilala. And ang magiging topic ko lang natin, iikot lang po ito, paano kayo magiging successful sa buhay, paano kayo magsasucceed sa pag-network, and lastly, pwede po akong mag-Q&A. Kaya kung meron po kayong mga naiisip na tanong, huwag niyo po munang tanongin during nagtotalk ako. Itanong niyo na lang po after kasi baka madaanan ko rin. Kaya parang magandang, itatanong niyo na lang sa akin yung hindi ko na daanan. Okay, tanong, gusto niyo po bang umaman? Yes! Handa ba kayong mahirapan? Yes! Handa ba kayong umiyak? Yes! Handa ba kayong magutom? Yes! Handa ba kayong iwanan ng mga mahal niyo sa buhay? Yes! Handa ba kayong maghiwalay ng karelasyon niyo? Yes! Ang tatapang niyo mag-yes, ha? Yan ang gagawin nyo habang dinadaanan yung mga sinabi ko. Kaya nyo bang ngumiti habang malungkot? Yes! Kasi guys, I'm sure lahat tayo gustong yumaman. But the reality is, bakit hindi lahat yumayaman? At meron tayong tinatawag ito, lagi ko natatopic for this past few days, is Pareto Principle. Ang Pareto Principle, yung sale ng buong ka, parang ganito, yung 20%, may 100% na distributor. Yung 20% at 80% na distributor, ang sales na nadadala ng 20% is 80%, at ang nabibigay ng 80% na sales sa company is only 20%. That is Pareto Principle. Ano yun? Kung may isang daang downline ka, hindi naman talaga lahat yung humahataw. Ang pinaka nagdadala ng pinakamalaking sales mo is yung mga leaders mo na 20%. That is what we call Pareto Principle. At ang isang pinaka-passion din doon, how come 3% ng halos na pinaka-kumikita ng kabuuan, halos 3% lang natitira? Then ang i-discuss ko sa inyo, this is just not an ordinary MDO.
hindi to yung typical na marinig nyo na attitude, belief, commitment, discouragement. Hindi po yun eh. Ang i-discuss ko sa inyo, ano yung naging principles ko, bakit narating ko? Kasi end of the day, aminin man natin, hindi lahat nakakaabot sa narating ko. And paano nangyari yun? Kasi sa part ko, ang pinakamahirap. Kasi I'm following a trail which is unknown. Ibig sabihin, wala pang nakakagawa. Ang ginagawa ko right now, sabi nga, madaling mamotivate pag may idol ka eh. Paano kung ikaw mismo yung gumagawa ng trail? Di ba kung sa hiking, madaling mag-hike sa isang lugar na dati nang may trail. Pero ang isang bundok na wala pang trail, mahirap at mas delikado. Now, yun ang pag-uusapan natin lahat. Ready po ba kayo? Yes! Okay, iinom muna ako. Kanino to kay Joey? Kanino to? Hindi mo rin alam. Baka mainom ba eh. Okay, now, pag-usapan natin lahat, paano ka ba magsasucceed? Paano ka ba yayaman? Number one, kilala mo ba kung sino ka? Yes. Alam mo ba kung anong ugali mo? Yes. Alam mo ba kung yung ugali mo makakatulong sa goal mo? Yes. Now, lahat ng nangyayari sa mundong to, may purpose bakit siya nangyayari. Okay, example, alam niyo po ba ng school, dinisign siya para mag-solve ng isang problema? Anong problema ang nasusolve ng school? Ito po, di ba kung nanonood po kayo ng TV, may tinatawag na rated? Hindi rated yet. Ano yung kaya no? Yung anak ni Fernando? Rated? SPG. Uunahan ko na po kayo. Ang magiging topic ko po, medyo kailangan po ito ng alalay. Sa mga medyo, ang pag-iisip po, medyo masyadong straightforward na kung anong nakasanayan mo, yun na lang nagiging totoo sa'yo. And uunahan ko na rin po kayo at medyo magugulo po talaga ng sobrang utak nyo after po ng talk ko. Kaya inaalalayan ko na po kayo para hindi po kayo mabigla. Okay, at good luck po kung makatulog kayo mamayang gabi. Okay. Marami po akong sasabihin na hindi nyo pa manaririnig sa ibang tao. At marami din po akong i-explain na makakatulong sa inyo. Ang tingnan nyo na lang po ako isang isda. Pag kumakain ka ba ng isda, kinakain mo tinik? Okay. Anong ginagawa mo sa tinik? Ibig sabihin po, we need to respect bawat isa. Kung may mga sasabihin ako ditong gusto mo at piling makakatulong sa'yo, feel free to absorb it. Kung may mga nasasabi naman ako dito, feeling mo hindi makakatulong sa'yo, feel free na itapon mo. Ganun lang kasimple. Clear po ba tayo? Yes! Okay, number one, napakalaki ng impact kung sino ka, kung paano ka lumaki. It's a very great training sa'yo kasi ang pinaka-first mentor ko natin, ang first na nagtuturo po sa atin, walang iba kundi our parents. Kaya kadalasan kung anong paniniwala ng magulang mo, yun din ang nagiging paniniwala mo. Parang sakit po yan. Sabi nila, ang sakit hereditary. Hindi po totoong hereditary ang sakit. Kaya ang sakit, nagbumok ang hereditary kasi kung ano ang kinakain ng magulang, yun din ang kinakain ng anak. Kaya kung ang magulang, high blood, diabetic, kadalasan ng anak, high blood, diabetic din kasi pareho lang naman ang kinakain nila. Kung ang magulang mo, Christian, kadalasan ng anak, isipin mo, bata ka palang dinadala ka na sa simbahan, hindi mo naman alam kung bakit ka dinadala. Minsan, kaya ka lang naiintay sa magsimbahan kasi after magsimbahan, nakain sa labas or mamamasyal. Ang nagiging thinking mo, yung pasyal at yung pagkain. Hanggang dating ng oras, nasanay ka, nakasanayan mo na nagsisimba, hanggang naging katulad ka rin ng religion ng parents mo. Now, ang isang pinakamalaking factor sa ating lahat, bakit tayo nagiging ganito? Kasi lahat pa ng tao pwedeng yumaman? Yes! Madali po bang yumaman? Yes! Kung madaling yumaman, or hindi man madaling yumaman, bakit hindi lahat ng tao yumayaman kahit gusto natin lahat? Kasi we are trained na huwag yumaman. Alam niyo po ba ibig sabihin nito? May abbreviation po yan. Journey of the broke. Ang paglalakbay ng isang mangungutang. Kung hindi ka naniniwala sa akin, di ba nung nagtatrabaho ka, bago ka magtrabaho, wala ka naman utang masyado.
Nung nagkatrabaho ka, nagkaroon ko ba ng utang? Yes. Now, ito point ko. Pag inanalyze mo lahat, may purpose. Bakit ginawa ang microphone? Pampalakas ng boses. Bakit ginawa ang pentel pen? Para pag nagsulat ka, magagamit mo. Bakit nilagay ang whiteboard? Para merong susulatan. Ito question. Bakit ginawa ito? Basahin po natin at 1, 2, 3, go! School! Bakit ginawa ang school? Dumating ba tayo sa point na nag-question tayo ng lahat ng nangyayari sa atin? Dumating man lang ba tayo sa point na nagtanong ka kung ang purpose it is gumawa ng maraming successful na tao, why wala pa sa 80% ng gumagraduate ang nagiging successful? Kung totoong magaling tayo mag-solve ng math kasi galing tayo sa addition, subtraction, division, multiplication, algebra, geometry, ang dami natin pinag-aralan ng math, bakit maraming tao na hindi marunong mag-compute ng sweldo nila minus expenses equals utang? Di ba napakasimple ng computation? Kung marunong ka talaga ng math, dapat income minus expenses equals savings at pang-expand mo. Bakit laging ubos? Bakit maraming tao pag tinanong mo magkano ang gastusin mo araw-araw, hindi nila alam ang sagot? Bakit pag tinanong mo paano ka yayaman, nagkakamot ng ulo, eh madali lang naman malaman kung yayaman ka or hindi. Tingnan mo ang laman ng bulsa mo. Magkano ba ang nasisave mong pera after a year of working? If wala kang nasisave, anything that is multiplied by zero will always be zero. Wala ka nang nasisave, nangangarap ka pang yumaman, di ba ang labo nun? Napakadaling tingnan. Kung alam mong yayaman ka, dapat tumataas at tumataas ang nasisave mong pera. Kung wala kang nasisave, ba't ang lakas mo ang lakas ng loob mo mangarap, yumaman, kahit walang natitira sa'yo? Di ba dapat meron kang dapat ayusin? Ito pa no. What if magtitimpla ako, pera mo? Magtitimpla ako ng isang, sabihin natin, pineapple juice. Nagtimpla ako ng pineapple juice, yung lasa, hindi masarap. In short, sabi ko, hindi masarap yung pineapple juice. Inulit ko. Nagtimpla ulit ako. Kung paano ako nagtimpla nung una, ganun din ako nagtimpla nung pangalawa. Ano ang magiging lasa nung pangalawang pineapple juice? Pareho-pareho. Pangatlo, inulit ko. Kung paano ko ginawa nung una, hindi nang inulit ko. Ano magiging lasa ng pangatlo? Ano magiging lasa ng pangapat? Ano magiging lasa ng panglima? Anong tawag sa akin? Tama. Sige, ano pa? Bobo. Ano pa? Baliw. Ano pa? Bumbong. Isa na lang. Ano pa? Isa pa? Takoloy. Ano yan? Ano lang? Hindi nag-iisip or sira ulo. Okay. Since ako, inulit-ulit ko yung ginawa ng limang beses, tapos hindi ko binago yung formula ko at pare-pare yung lasa at tinawag sa akin, tanga, bobo, gago, ano pa ba? Bumbong. Ano pa? Di nag-iisip. Now, ano ang tawag naman sa mga tao na taon-taon nangangarap magbago ang buhay nila pero wala naman silang ginagawang pagbabago sa ginagawa nila? Limang beses pa lang naman, ikaw, ilang taon ka nang nangangarap na wala kang ginagawang pagbabago sa buhay mo? Sino mas malala sa atin? Now, ano ang point ko? Guys, I'm sure lahat tayo matalino. Walang taong bobo. Nagkakataon lang, it's paano ka na-train? Paano ka makakapag-isip ng maayos kung kinakain ng puro unhealthy? Hindi mo po ba alam na napakasimple lang kung malungkutin kang tao? Kung lagi kang malungkot, kumain ka lang ng saging araw-araw, okay na yon. Kasi ang saging, meron siyang potassium na magsusolve siya ng problema mo sa pagiging malungkot mo. Kaya ka malungkot, it's just an imbalance ng vitamin sa katawan mo. Kaya ka nagkakaroon ng mga sakit kasi kulang sa vitamin C. In short, alam niyo po ba na lahat ng sakit gumagaling? Yes! Eh bakit may mga sakit na hindi gumagaling? Kasi kailangan ng negosyo. Mas may pera sa sakit kesa sa cure. Hindi ka bibigyan ng gagaling ka, bibigyan ka lang ng kailangan mo para inom ka ng inom, kaya nga na-invent ang word na maintenance. Kasi yung word na maintenance, habang buhay kang pagkakakitaan. Dumating ka ba sa point na nagtanong ka, sino ba ang nagbibigay sa atin ng mga studies ng mga tungkol sa sakit? Hindi niyo po ba alam na ang AIDS may cure? Nagkataon lang yung company, binili nila yung patent ng cure ng AIDS, kaya ngayon hindi nilalabas ang binibenta nila, yung hindi yung cure, kundi yung maintenance.
Now, ano ang point of that is, we need to have an open mind. Number one, ito, para magkaintindihan po tayo, para makarelate po kayo lahat sa akin, ipapakita ko sa inyo anong nagiging reason at paglabas ito. Number one, pag nag-aral ka sa school, ilan ang average na oras ng pag-aaral? Ilan? Eight. Are we obliged to wear ID? Yes. Are we obliged to wear uniform? Yes. Nakarinig na po ba kayo ng kasabihan na makinig ka sa teacher mo kahit maligyan, hindi mo pwedeng barahin kasi teacher yan, kailangan yung sundin. Tama po ba? Yes. After mong mag-aaral, graduate ka, nagtatrabaho ka na. Question, ilan ang average na oras ng pag-work? 8. Are we obliged to wear ID? Yes. Are we obliged to wear uniform? Yes. Pansinin niyo po ang mga empleyado sa mall. Nakakatawa po siyang tingnan. Kung ang closing ng mall 9, mga 8:50, nag-aayos na yan. Nag-aayos na yun ang mga gamit nila. Pag minsan gusto mong bumili, ay sir, close na kami. Pagka 9, pagkatunog nung tring, alisan na yan lahat. Di ba ganun tayo nung bata? Nang itong point ko, ano pinagkaiba nila? What if ang purpose ng school hindi mag-create ng successful, but ang purpose ng school mag-create ng tinatawag na empleyado? What if ginawang solusyon to ng mga negosyante since kinakapos sila ng tinatawag na workforce, kaya inimbento to, sinadya kang tinakot na pag wala kang trabaho, hindi gaganda buhay mo. Alam niyo po ba na napaka-perfect ng pagkakadesign ng work? Na nilagyan siya ng loan? Na akala mo kakampi mo? Pero yung loan, dinesign siya para hindi ka na umalis sa trabaho. Hindi ka ba nag-iisip na if you want to become successful in life, you need to be hurt. You need to cry. Kailangan mo magutom. Kailangan mo pagod. Kailangan ikasuka mo ng sobra sitwasyon mo. That's the time na magiging successful ka. Ano ang technique para hindi ka maging successful? Kailangan mo yung word na nagustong gusto natin na tinatawag na... Pag nag-work ka, hindi ka isasagad. Bakit? On your first 1 day, 2 days, 3 days, 4 days, 5th day sa work mo, masaya ka. Power, grabe. 6, 7, 8, 9, 10th day sa trabaho mo, medyo napapagod at nalulungkot. 11, 12, bad trip ka na, pagod ka na. 13, 14, sagad ka na. 15, sweldo, masaya ka ulit. Masaya ka ng 15? 16, 17, 18, 19, 20, masaya ka pa rin. 21, 22, 23, 24, 25, medyo malungkot ka na. 26, 27, malungkot ka na. 27, 28, malungkot na malungkot ka na. At 30, masaya ka na naman. Guys! Sa mga nagtatrabaho dito, hindi mo ba napansin? Parang kailan lang, yung pansamantalang trabaho mo naging pansamantagal na. Dito muna ako, pansamantala lang. After 10 years, bakit andyan ka ba? Eh, pansamantagal na to eh. Guys! The moment you're in your comfort zone, you will never change your life. The fastest way para ka mag-asenso sa buhay, wag mo muna i-celebrate lahat ng occasion. Occasion are designed for you to spend money. Dinesign siya para pansamantala na nandito ka. Pansinin mo, totoo bang walang pera ang Pilipino? Eh bakit ang mall, ang daming tao palagi? Ang pumunta sa mall, hindi naman mga mayayaman. Ang kadalasan laman ng mall, sino? Ordinaryong tao. Now, if you really want to change your life, sa lahat po, since this is a very good month to start, since this is the start of the year, tip ko sa inyo, for 1 year, stop celebrating anything. Hindi ko naman po sinasabing masama mag-celebrate, at sinasabi ko lang, nakaka-istorbo kasi siya. Pansinin mo, eh, alam niyo po ba na every month may okasyon? Anong January? February? March, April, May, June, July. Mapapansin mo, every year, may gastusin ka.
Ito pa dulo, Pasko. Anong meron sa Pasko? Vacuum ng pera. Yung tira-tira mo from Monday, from January to November, parang wow, salamat may natira pa. Pero pagdating ng December, can you celebrate Christmas without spending a single amount of money? Naaalala pa ba natin tuwing Pasko si God? Or mas naaalala natin lechon, regalo, bilog ng mga prutas, paputok? Ano ang point ko, guys? Ang Filipino are so fan of this. May mga hindi pa ba member? Sa mga hindi member kadalasan, ang reason nila, walang pera. Walang pera palagi, pero pag piyesta, pag birthday, naghahanda. Tama? Ito pa kadalasan, nagpakain ng pagkarami-raming pamilya, kinabukasan sila, walang ulam. Basically na attitude ng Filipino. Now, ano ang point ko, guys? Bakit ko ito dinidiscuss sa inyo lahat? I'm not saying mag-aral is mali. What I'm just trying to say is, if you want to succeed in life, and if you really want to become successful, yung lahat ng natuturo sa atin dito, it will never be enough for us na mag-succeed sa buhay. Kailangan mo pa rin mag-relearn. Kasi ang mundo nagbabago. Kung ang mundo nagbabago, bakit ikaw hindi ka magbabago? Kung ang mundo nag-upgrade, bakit ikaw hindi ka mag-upgrade? In short, there's nothing wrong na mag-improve ka sa sarili mo. Okay? Sunod, ito pang isang pinakamalaking factor para sa atin na nagkakos. Friends. If you want na maging successful, you need to change friends. Kailangan mo palitan yung mga kaibigan mo. Kaya nga sabi ko kanina, unang-una kong intro, if you really want to succeed, kailangan nyo magpalit ng friends. Hindi ko magkakaintindihan yung friend na ang gusto niya lang kumita, magkaroon ng sweldo, sa friend na gustong bumagbago buhay. Magkakaintindihan ba yung gusto mag-commute sa gusto magkakotse? Magkakaintindihan mo sa gusto lang bumimit tuwing Friday sa pumunta ng ibang bansa? Hindi. Be careful sa friends nyo. Kasi ang friends nyong lima, yung average na income nila, yan ang magiging income nyo. Okay, para mas maintindihan nyo, sino yung pinakamadalas nyong kasama? Asawa nyo, boyfriend nyo, friends nyo. Ganito lang ang competition niya. Si friend number 1, kung ang kinikita niya 10,000, si friend number 2, ang kinikita niya 5,000, si friend number 3, ang kinikita niya 20,000, si friend number 4, ang kinikita niya 5,000, si friend number 5, ang kinikita niya lang is again 10,000. I-add mo ito lahat. Magkano yan? 35, 40, 50. 50K, i-divide mo siya ng 5, ang total niyan 10K. Yan lang yung magiging average na kita mo. Then kung gusto mo itong lakihan, maghanap ka ng ibang mga friends na mas mayayaman sa'yo. And spend time with them. Paano ka mag-spend time kung mas mayayaman sa'yo, guys? If there's a will, there's a way. Nakikita nyo naman nato sa Facebook na minsan yung mga appliance nyo nagpo-post kung nasaan sila. Diba, nakita mo, nag-post na sa Galeria Starbucks, punta ka doon. Pagpunta mo, ay Apple, nandito ka pala. Power, hello po. Hindi naman nila alam na ini-stock mo pala sila, inaabangan mo kung saan sila pupunta. At isa na, kaw ka ng reason na maging kaibigan mo sila. Then doon ka na matututo. Doon ang dami. Pansinin mo, pag ang kaibigan mo madadrama, ano ka? Pag ang kaibigan mo malalandi, ano ka? Di ba ganun lang naman kasimple yan? Kung sino ang madalas mong kasama, yun ang magiging ikaw. Kaya you need to choose well, sino yung magiging friends nyo. Ikaw naman ang may reason kung gusto mo silang kasama or hindi. Ang nagiging problema lang sa atin minsan, ayaw natin aminin na sa atin dapat merong babaguhin at meron i-adjust. Now, guys, kaya ako diniscuss number 1 yung school. For you to understand na ang tinuturo talaga nila, dinisign siya para mag-create ng maraming magtatrabaho. Then kung gusto mo yumaman, magkakaiba ang thinking. Bakit? Gusto kong makita nyo to. At gusto kong pansin nyo mabuti. 1 plus 1 2 plus 2 3 plus 3 4 plus 4 5 plus 5 6 plus 6
7 plus 7, 8 plus 8, 6. Ilan yan? 18. Teka lang po, 9 plus 9, 18. 10 plus 10, ano napansin nyo? Now guys, this is what we call life. Ang napansin nyo sa akin, yung nag-iisa kong mali, yung siyang kong tama, hindi nyo man lang na-appreciate. Sa'yo, sa dami ng nangyari sa'yo sa buhay, parang sakwal para mas maraming makarali. Pag naghiwalay kayo ng karelasyon mo, masaya ka ba o malungkot? Anong mas naalala mo, yung isang beses kayo naghiwalay? O yung maraming beses kayo naging masaya simula nung sinagot ka niya, naging kayo, nagdi-date kayo, kinikilig kayo sa isa't isa, saan ka mas maraming napansin? We are designed. Pansinin mo, kailan ka naging proud na nag-fail ka? Sa school, pinapagalitan pag nagkamali. Ako naranasan ko po yan kasi pag ang score ko mababa, hindi ko na pinapakita sa magulang ko. Ang pinapakita ko lang sa magulang ko pag mataas. Kaya lang ito point ko. Guys, alam niyo po ba ang ibig sabihin ng fail? First attempt in learning. Sino dito ang first time niya ginawa ang isang bagay nang hindi siya nagkamali? Kiss na nga lang eh. Nung first kiss mo ba, kinabahan ka? Oo naman! Ako hindi ko makalimutan yung first kiss ko. Okay lang ba ikwento ng konti? Yes! First kiss ko, nasa loob kami ng tricycle. Okay. Ano ako dito eh? First year high school. May girlfriend ako, ex-girlfriend ko. Kinalabi ko sa loob ng tricycle kasi galing kami simbang gabi, pauwi na kami. Sabi ko sa kanya, psst. Sabi niya, bakit? Pwede yung pakis. Alam mo sagot? Sabi niya, okay. Kinabahan ako, hindi ko alam tatawin ko. Mas akala ko pag magkikis daw pumikit. Eh di pumikit ako. Ang problema ko pag pikit ko, ang dilim. Wala makita. Tapos di pinakiramdam ko sa kung nandito lang siya gaganan ako. Eh nung magkikis kami, hindi ko alam kung hihigupin ko, gugugan. Alam mo ano gagawin ko, bakit? First time! Pumikit. Di ba may makasabihan pa pag first kiss daw para ka nang kuryente, para kang lilipad sa alapaa, di ba tayo nga? Mga ganun na makasabihan. Bikit, pag kiss, smack lang naman po kasi bata kami nun. Pag smack, ah, ganun pala yung kiss. Ano ang point ko? Sa lahat sa atin, nasanay kasi tayo nung pag-graduate natin, we're thinking that it's already enough for us to become successful. Kaya we're so afraid to fail. But always remember, anything na first time mong ginagawa, mag-basketball, mag-cook, kahit anong, mag-fail ka ng maraming beses. Kaya nga ang question doon, paano ka magiging masaya habang nag-fail ka? Masaya ka ba na nare-reject ka? Masaya ka ba nung tinanong ka ng prospect mo, hindi mo masagot? Masaya ka bang napupuya? Kasi it's very important to why. Ang fail at ang success, magkakambal yan na dalawa. Pag sinabi mong ayaw mo mag-fail, sinabi mo na rin sa sarili mo na ayaw mo maging successful. Kaya ang labanan ng buhay, hindi pa kontian ang failures. Kasi ang konting failures, yun yung walang ginagawang bago. If you're failing, it only means that you're learning something new. Then kung gusto nyo mag-succeed sa life, mag-fail ka ng napakaraming beses. Bakit? Pag nag-fail ka, ano mangyayari sa'yo? You will gain experience. Pag nagkakaroon ka ng experience, ano mangyayari? Doon ka magkakaroon ng tinatawag na right decision. Eh, pag nagkaroon ka ng right decision, ano mangyayari? That's the time na magiging successful ka. Ang problema sa atin, ayaw natin ito, pero gusto natin ito. Eh, ito yung first stage. Paano ka aabot dito kung first stage pa lang, ayaw mo maranasan? Kaya ang pinaka-importante sa buhay, kung ano man ang gusto nyo, sunggab na agad. Huwag kang mag-expect dito. Why? Wala namang perfect sa mundo. Di mo may kasabihan? No one is
O bakit ka naghahanap nito? Maraming ibang distributor, Apple, huwag mo na akong magsasalita kasi parang hindi pa ako ready. Eh, ganun ka magiging ready kung hindi ka pa magsasalita. Parang, di ba may kasabihan, malamig yung unang buhos pag naliligo ka. Di ba kung gagamit ka ng tabo, di ba malamig yung una? Ilagan mo. Ano yung pangalawa? Malamig pa rin. In short, malalamigin ka talaga, wala kang choice. Sa pagtotoo, ako first ako, hindi ko makalimutan. Sabi sa akin ng apply ko, Joseph, ikaw mag-share bukas closing. So, yes po, apply. Ang top, talagang ang bulog ko nun. Nag-aral ako ng gabi. Nagbasa ako ang sasabihin ko. Kinabukasan, ala, nung malapit na, di ba, palakas ng palakas yung kaba ng dibdib mo? Sabi ko, ala, ako na, ako na, alpa. Tinawag na, ini-intro na ako, lalo akong pinabahal. Grabe, ang bilis na talaga ng tibok ng puso ko. Sabi nung apply ko, Mr. Joseph, please! Magkita ko, ganun o. Lahat ng sasabihin ko, blumaan ko. So, pinag-aralan ko buong gabi hanggang inabog ako nung umaga, blackout talaga. Wala akong masabi. Until, tatatlo lang naman yung audience ko. Grabe talaga yung kapakunan. Kasi hindi po ako yung tipo, kung classmate po ako na nag-aaral, hindi po ako hilig magsalita. Ako po yung lagi nasa likod na nangungulit ng mga kaklase. Ibig sabihin, hindi po ako seryoso. Ako yung nang babato ng Greenpeace. Minsan, magbabaon akong sago, di ba? Ang stago ko. Di ba? Ako pa rin ito nung nag-aaral ako. Kaya, yung ganitong ano, public speaking, ayoko nito. Kaya lang, sabi nila, pag wala daw yung mayaman ang hindi umawak ng mic. Eh, gusto ko yung mama. Hindi, umawak na ako agad. Ganon din naman eh. Palpak talaga nung umpisa kasi sa sobrang wala akong masabi, sa kong grabe power, apply, ikaw na! Apply ko, malupit talaga siya. Kasi after, di ba, yung nasa gilid ka na lang, ang baba na ng moral mo, di ba? Grabe, paano ko yayaman, hindi ako nakapagsalita. Ang baba na talaga. Pagkatapos nung say, kasi sinala ko ng apply ko, nag-talk siya, bla. Pagkatapos, sabi ng apply ko, grabe, ang galing mo. Sabi ko, niloloko ata ako. Sabi niya yung ibang downline daw niya na hindi niya mapahawak ng mic. Na nung intro na, binabalik na lang ganun, sabi nung download, hindi, ikaw na. Ako at least kinuha ko daw. Kumbaga, ibig sabihin guys, sa inyo din, bilang leaders, the moment may downline ka, kahit ano pang effort nila, purihin mo, nakakabenta ng isang sachet ng kape sa isang buwan, di okay lang, palakpakan. That is improvement. Hindi mo naman alam kung anong pinagdaanan ng taong to. Malay mo, traumatic sa kanya masyado pumausap ng ibang tao, naglakas loob lang talaga siya ng sobra. Parang bata, you can never judge a child kung binigyan ka ng isang tansan, isang bato, tapos ikaw parang, nung tansan lang ko, wow! Kasi hindi mo alam, buong buhay na niya pala yung batong yun, napaka-special pala sa kanya na tinatago niya. Ibig sabihin, ang importante sa kada tao, magkakaiba. Ang breakthrough ng bawat isang tao, magkakaiba. Kaya huwag mong ikumpara yung pinagdadaanan niya, yung naging sakripisyo sa naging sakripisyo mo kasi magkakaiba lahat. Kaya ang importante, purihin mo lang. Downline mo, na-reject 5 beses, sabi niya, grabe, ang bilis mo. Di ba, from 1 to 5 na, dagdagan mo pa yung rejection. Kasi anong maganda sa rejection? May nire-recruit. Gusto mong, sinong gusto mong huwag ma-reject? Kung gusto mong huwag ma-reject, huwag kang mag-recruit. Huwag ka na mag-networking, mag-quit ka na, hindi ka na mare-reject. Hindi ka mare-reject sa panahon ng networking, pero mare-reject ka naman ng taxi. Nakapara na po ba kayo ng taxi? Nabinuksan na ng taxi, tinanong saan po kayo? Ay, malayo, di ba? Rejection tawag doon. Na-reject ka na ba ng friends mo? Oo! Nagyayakang, bumimik, hindi sumama. Anong tawag doon? Rejection! Alam niyo po ba sa buhay na to, takot ka ng hanggan. Medyo mabigat ba pag umakit ng hanggan? Yes. Bakit? Nire-reject ka. Nino, ng gravity. Di ba ang gravity pagpakit mas mahirap? In short, habang nabubuhay ka, may rejection. Ang naging problema sa atin, bakit hindi tayo mag-succeed sa life? Kasi yung pinaka-importante na lahat ng daanan natin, yun ang ayaw natin. Sino ba ang gustong mapuyat? Sino ba ang gustong ma-reject? Sino ba ang gustong pagtawanan? Sino ba ang gustong magutom? Wala naman doon, kaya lang, you need to experience it. Sabi nga, pag pinagtatawanan ka ng mga kaibigan mo, thank you ka. Kasi kaya sila natatawa, malaki pangarap mo. Kasi kung yung pangarap mo, pantay ng pangarap nila, hindi sila tatawa, magkakaintindihan kayo.
Kaya sila natatawa kasi ang laki-laki ng pangarap. Guys, may kasabihan. Pag ang pangarap mo hindi pinagtatawanan, maliit ang pangarap mo. Kaya yun ang magiging batayan mo. Kung pinagtatawanan ang pangarap mo, be proud. Maging proud ko sa sarili mo na maganda pangarap mo. Sunod. Guys, gusto ko rin maintindihan niyo lahat na you need to learn to love math. Kailangan nyo mahalin to para ka mag-succeed. Kasi marami sa ating iniwasan ng math, but always remember this, lahat ng buhay natin may part math. Mabububa ang isang building kung walang math? Yayaman ka ba kung walang math? Marunong ka ba mag-compute ng cash flow mo? Magkano ba ang kinikita mo? Kasi ito medyo ano ko nga eh. This is very basic. Pero marami sa atin after graduating, hindi tayo marunong nito. Magkano ba ang kinikita mo? Okay, tanong. May hirap ba maranasan ang mga nararanasan ng mayaman? Hindi kaya yaman kung hindi mo nararanasan yung nararanasan ng isang mayaman. Okay, sino po ang gustong yumaman? Pwede pong itaas ang kamay. Bibigyan ko kayo ng mga tip na pwede niyong gawin. Number one, mag-experience po kayo kumain sa isang hotel. Alam niyo po ba sa halagang 500 pesos, pwede ka na kumain sa hotel? Paano yun? Punta ka ng isang hotel, Shangri-La. Dito Shangri-La, Edsa Shangri-La. Punta ka dyan. Order ka. Magbihis ka ng maganda. Again, wala pong entrance ang hotel. Okay, wag po kayong matakot kasi ang mga tao ba, hindi kaya yaman kung takot ka pumunta sa lugar ng... Okay, para mas maintindihan niyo po muna ng konti, lahat tayo is... Okay, sa mundong to, lahat tayo nagbabibrate. Okay? Meron po ba kayong alagang aso minsan na hindi ka pa niya nakikita, malayo ka pa, pero parang ramdam na ng aso na nandun ka na? Yes. Okay, that is energy. Di ba may tinatawag na yung magulang, yung ano yun, lukso ng dugo ng magulang, na parang biglang na-aksidente yung anak niya, tapos biglang, ay, parang nangyat, nararamdaman niya. Ano explanation doon? It's energy. Okay, para mas maintindihan nyo, ano ang pinakamaliit na part ng katawan natin? Ato. Ang nasa loob ng atom, proton, neutron, electron. Okay. Sa loob nila, yung mas maliit pang part doon is quartz. Ang quartz, it's vibrating. Ang solid at ang liquid, ang pagkakaiba lang sa bilis ng vibration. Yun lang naman ang difference doon eh. Pwede mo siyang tingnan sa microscope. Kumbaga, tayo is, we are already interconnected. Kaya lang hindi mo maintindihan ang mundo kasi naniniwala ka lang sa five senses. Ang paniniwala mo, for us to communicate or mas maintindihan ang senses, because of the five senses, that is sense of touch, sense of hear, sense of smell, ano ba, sight, hearing. Okay, akala natin yun lang, pero actually hindi lang yun. Now, ang bottom line para sa akin, para mas magkaintindihan tayo, since lahat po tayo energy, may tinatawag na high at may tinatawag na low. Okay. Low, high vibratory level or low vibratory level. Okay. Now, ano yung high? Ang high, it's the positive. Ano yung low? It's the negative. Okay. Example. Love. Gratitude. Ano pa ba? Inspire. Ano ang low? Anong opposite ng love? Hate. Gratitude. Papasalamat ka. Anong kabalik na lang pasasalamat? Ungrateful. Hindi eh. Basta, gratitude, I don't know, hate, greed. Ano pa? Victim. Victim mode. Now, in short, para mas maintindihan nyo, for you to get your dreams,
You need na ma-maintain kayo dito sa high frequency. Kahit anong gusto mong magbago buhay mo, hindi ka ba natatakot? May mga ibang tao ang sipag naman pero hindi pa rin yung mayaman. May ibang tao na parang kahit hindi nagre-recruit, may nare-recruit. That is the difference between high and low. Now, if you want to change your life at lagi kang nandito, hindi mo makakuha dreams mo. Kasi ang requirement, dapat nandito ka. Now, ano tong energy na to? Anything na madalas mong kasama or kadikit mo, yun ang mangyari sa'yo. Example, sabon. May sabon, may tinapay. Yung sabon, katabi niya yung tinapay. Hindi sila nagdikit, magkatabi lang sila. Mapapansin mo, after ilang isang araw, ano magiging lasa ng tinapay? Sabon. Amoy? Sabon. Di ba hindi naman sila nagdikit? Bakit nag-change? Kasi yun ang malaking factor. Now, dito, if you really want to change your life, kaya lang, nandito ka sa level na to, bigyan ko yun ng example, paano ka magiging masaya sa malungkot? Dumating ka ba sa point na nagre-reklamo ka linggo-linggo tambak ang labahan mo? Hindi mo ba naisip na kaya ka maraming labahin kasi marami kang damit? Hindi mo ba naisip gaano kakaswerte na maraming ibang tao na wala nang kadamit-damit, ikaw ang daming damit mo? Dumating ka ba sa point na malungkot ka kasi nakita mo yung mga ibang kaibigan mo, tatlo ang sapatos, ikaw isa lang? Hindi mo rin ba na-realize may mga ibang tao sa labas na pinanganak na buong buhay nila na walang paa? Gaano kakaswerte sa kanila? Tanong, kurap po ba ang government sa Philippines? Tanong, hindi mo ba naisip na napakaswerte natin? Bakit? Mamili ka, kurap o gera? Ulitin ko, kurap o gera? Kurap! O di ba proud ka na bigla? Now, ano ang point ko? Guys, habang minsan, ikaw, nalulungkot ka sa mga nangyayari sa'yo, hindi magmamanifest yung gusto mo. Bakit? May tinatawag tayong energy realm. Lahat ng nangyayari sa mundong to, lahat ng nakikita nyo, it all started saan? Sa nag-iisip na tao. Bakit nagkaroon ng cellphone? Kasi may isang taong nangarap magka-cellphone. Bakit nagkaroon ng jeep? Bakit nagkaroon ng kotse? Kasi may isang taong nangarap na ganito lang siya kasimple. If you're just going to pagtatagpo-tagpuin mo lahat ng nangyayari, lahat ng teaching sa church, mga teaching na nangyayari sa atin, ipagtatagpo-tagpo ko. Ngayon, may verse sa Bible, ask and you shall receive, seek and you will find, knock and the door will be open. Ang sabi niya, hingiin mo lang, ibibigay. Walang sinabing hindi. Now, bakit may mga tao na hindi nila nakukuha yung gusto nila kasi nagbabago ng gusto? Example, gusto kong yumaman. Nangarap ka na, gusto mong yumaman. Nakatingin siya. Gusto pala nitong yumaman. Sige, tutulungan kita. Tatanggalin ko yung mga istorbo sa'yo. Okay, tatanggalan kita ng trabaho. Yung mga kaibigan mo na istorbo, aalisan ka. Bibigyan kita ng mas madaming problema. Para yung problemang yun, magagamit mo para papunta ka dun sa pagyaman mo. Ito nangyari sa atin. Gusto kong yumaman. Nung nahirapan, ayoko nang yumaman, hindi para sa akin yan. Kaya hindi mag-manifest kasi nagbabago ka ng gusto. Huwag kang magbago ng gusto para hindi maguluhan yung nasa taas na ibibigay sa'yo. Ikaw yung magulo, gusto mong yumaman, ang kasama mo yung mga mahihirap. Ang pinapanood mo, pinapanood ng mahihirap. Ang binabasa mo, binabasa ng mahihirap. Paano kaya yaman? Kung ikaw kaya ang nasa taas ang nakatingin sa'yo, kung hindi pa maguluhan sa mga gusto mo sa buhay. Ikaw dapat ang maging sobrang clear sa gusto mo. Lagi ko mong sinasabi, always just remember this. This is sound, emotion, action, thoughts. Kaya nyo bang pag-isa-isa eh, pag gusto mong yumaman, dapat ang lagi mong sinasabi, gusto kong yumaman. Ang nararamdaman mo dapat, mayaman ka. Ang action mo dapat, pang mayaman. Ang thoughts mo dapat, ang problema sa atin, gusto mong yumaman, ang emotion mo ano? Ang mahirap. Ang action mo, ang haba ng tulog kaysa sa pagtatrabaho. Ang iniisip mo, yayaman ba talaga ako? Now, ano ang point ko? Guys, kailangan lang ito maging align. Paano siya magiging align? Dapat, ikaw mismo, conscious ka sa iniisip mo, conscious ka sa nararamdaman mo, conscious ka sa action mo, conscious ka sa thoughts mo. Example, paano ka magiging positive sa mga negative? May kotse ka, nagasgasan. Positive, negative?
Ang positive nun, kaya ka nagasgasan kasi may kotse ka. Tanungin mo yung mga walang kotse kung nagagasgasan sila. Negative pa ba yun? Nautangan ka, hindi na nagbayad. Positive, negative? Positive. Bakit? At least may napautangan. Ay, paano may pera na? Gaano ka positive? Yung kaibigan mo, nagsabi sa'yo na huwag mo na akong pautangin ulit. Di ba positive yun? Now, ito pa. Ano pa bang naiisip yung mga negative? May sakit. Ang pinakamaganda pag may sakit, nagsasabi ng katawan mo, ano yung dapat ayusin sa sarili mo? Napakadelikado kaya kung walang sakit. Tutumba na lang tayo lahat ng hindi natin alam, malala na pala sakit natin. Alam niyo po ba ang kagandahan sa sakit? Pinakamadaling magdisiplina. Bawal lang sa ibaboy, kain ka pa ng kain. Pag lumala ang sakit mo at ang sabi ng doktor, pag hindi ka pa tumigil kumain ng baboy, mamamatay ka na. Ora mismo, nakakapagbago ng diet nila. Ibig sabihin, it's a good sign na binibigyan tayo ng tinatawag na para siyang landmark or ano tawag yan? Hindi pangitay. Ang katina naman ang ilog, hindi ko maintindihan bakit. Ano kayo darating? Di ba pag kamay, pera daw? Pag ilong, ano kaya? Okay. Anyway, ang sakit, yung reminder, it's a good thing na may reminder siya. No, balik tayo dito. Guys, the moment nangingintay mo to ng tuloy-tuloy, everything will be very easy para sa inyo. Kaya nga ang challenge ko palagi, di ba may isa akong post sa Facebook, kaya mo bang maging masaya habang malungkot ka? Kaya mo bang magsipag kahit ayaw mo? Kaya mo kayang maging energetic at inspired kahit grabe problema? Madaling maging positive pag positive nangyayari sa'yo. At lahat tayo kaya natin gawin. Ang tanong, kaya mo maging positive na grabe na ang problema na nangyayari sa'yo? Tinatanong ko kayo. Yes! Kaya niyo ba maging positive kahit grabe na ang problema ng nangyayari? Yes! Huwag kayo masyado maging madrama. Ako naalala ko, nung nagsisimula kami guys, minsan ang ulam lang namin, hindi naman dahil sa wala na kami makain, kaya lang ambag-ambag kami ng grupo ko, minsan ang ulam lang namin, ang favorite namin is ang talong, tortang talong. Kasi murang-mura lang yung talong sa Bicol, o gano'n lang talong sa Bicol eh. Habang kumakain kami doon, masaya lang kami. Never kami nagdadrama. Kasi di ba may mga iba sa atin, kung kumakain ka na lang, kung ano lang kina. Minsan nga, trip-trip na kami, ulam namin, alam mo yung apiso. Yung parang mga chicharon. Di ba yung mga chicharon na apiso? Yan ang ulam namin, may suka, kakanin, okay na yun. Hindi naman makikita ng prospect mo yung laman ng tiyan mo. Di ba bakit masyado kang madrama? Di ba may mga ganon? May kumakain na nila ng kung ano tapos madrama pa sila. May iba naman kumakain na masaya sila. Example. Ako lagi ko pang sinasabi. Kung gusto nyo maging mayaman, dapat ma-experience nyo yung buhay mayaman. Balik tayo muna pala dito. Paano nyo mararanasan ang buhay mayaman sa 500? Pumunta ka ng Shangri-La. Pagpunta mo ng Shangri-La, order ka. Kasi pagpasok mo doon, ang ganda ng ambiance. Sobrang ganda ng Shangri-La. Pagpasok mo doon, ikot ka. Tingnan mo yung hotel. Lakad-lakad ka doon, naka-aircon yung lahat, ang bango. Tapos punta ka sa restaurant. Order ka. Kahit isang mango juice. Ang mango juice doon, mga 300 pesos. Order ka. Oh, kita mo. Pag nawawawan ka doon, ibig sabihin, hindi ka pa talaga yayaman. Eh, nangangarap kong yumaman, hindi mo nararanasan buhay ng mayaman. Paano ka makitigil? Ang problema sa atin, kung tayo, payaman, payaman, power, grabe. Alam mo ako ano mayaman? Hindi. Payaman, payaman. Diba? Malabo yun. Paano ka makakarating sa isang lugar na hindi mo naman alam kung ano pupuntahan mo? Then simulan mo sa maliit. Punta ka ng Shangri-La. Bayad ka. Pa-order po ng mango juice. Pa-order po ng mango juice. Then, andyan yung mango juice mo. Then, namnamin mo. Magdala ka lang muna ng konti ng kahit anong babasahin. Para hindi halatang yun lang talaga yung order mo, di ba? Doon ka, upo ka, namlamin mo. Grabe, ang ganda. Pag mayaman ako sa susunod, kakain naman ako dito. Di ba? At least parang ang first step. Then, inamnam mo ng sobra. Then, after nun, sabihin mo sa waiter, pahingi ko ng bill. E pag ano ng bill, bahay ka, 500. Alam ko mabigat sa loob mo, totoo yun. Kasi yung 500 mo, grabe, isang linggo budget na namin. Di ba naiinig?
sa comfort zone. Ang comfort zone mo, yung nagtitipid ka, ang uncomfortable sa'yo, medyo malaking gastusin mo. Hindi ko naman po sinasabing isakripisyo mo na lahat ng pera mo para maranasan to. Pwede ka naman mag-alat ng panibagong budget. Paano yun? Kung magkano dating kinikita mo, benta ka ng kape. Kung may sobra ka ng konti, yun na yun. Ang tawag ko dito is investment. Investment to. Investment to sa psychological wallet mo para lumaki ng paunti-unti. Okay, now, after magbayad ka 500, magkano sukle? 200. Ito sabihin mo sa waiter. Titigan mo talaga mukha niya. Kaya waiter, keep the change. Doon mo makikita paano magbago ang isang mukha ng tao sa split seconds. Di ba? Grabe na. Di ang saya na yan. Ito sunod ko sabihin. Waiter, okay lang ba pahingin ng tubig? Anong sasabihin? Oh, sige po, wala po problema. Ang bilis na. Yung kanina pa, relax. So, naambo na ng tuwag. Ang bilis na yan gumalaw. Doon mo makikita na iba pala ang effect. Then, binigyan kang tubig. Inom ka. Tapos, tayo ka. Grabe ang ngiti niya. Ma'am, thank you po. Balik po kayo. Layo ka na. Habang palayo, balikan mo ng tingin. Nakatitig pa, ma'am, balik ko kayo, balik ko kayo. Now, ano ang point ko? Naranasan mo. Second, na pwede nyo pong gawin. Ito, since marami naman po mga grupo na nandito. Yan po, sa... Ito, medyo, ano tawag yan? I-discrete po nyo lang po ng konti. Kasi ang mga networker ngayon, sobra pong aggressive. Na halos nababa na po tayo sa mga kondo. Kaya i-discreet lang po lang konti. Kasi atawa ko ng tao one time po talaga. May rerenta ng isang kondo sa Mega Plaza. Ako kasi tatambang ako ng mga gamit. Bawal na pala networker sa Mega Plaza. Sabi sa akin noon kasi, ay teka lang po. Kasi tinatanong ako, ehente. Mga networker po ba kayo? Ay, sabi ko, alala, ito na yon. Sabi ko, ano yung networking? Di ba yung scam yan? Sabi ko, naloko dyan yung ate ko. Sabi ko, bad trip na ako sa mga ganyan eh. Alam mo, sabi, ah, ganun po ba, sir? Ah, sige po, okay lang po. Walang, hindi na po. Hindi na nagtanong. Nakuha ko yung unit. Iwag niyong gayahin. Okay. Now, nasaan na tayo? Yun. Eto, utang na love, maging discreet lang para medyo baka susunod niya pati mga hotel, ban na tayo lahat. Eto gawin nyo. May mga hotel na suite. Okay, pag sinabing suite, eto yung medyo pinakamahal na kwarto. May isang hotel na suite na sabihin na natin, pwedeng mga 20,000, 10,000. Dumuhan sa 10,000 pesos hotel experience. Mahal yan. Kung hindi ka pa nga nakakapag-hotel, lalong sobrang mahal yan. Okay. Maghanap ka ng 20 tao. Tigpa 500 lang kayo. Now, eto tip ulit. Yan sa Holiday Inn. Yung fourth floor niya nata, fourth floor or third floor, may swimming pool. Tapos meron din yung lobby. Ang tip ko sa inyo, rent, mag-rent kayo. Ang mag-rent ng hotel, mga dalawang tao lang. Bayad ka, ano po nga, mag-check-in. Hello, bayad. Check-in na. Ang usapan nyo, dapat gagamitin nyo lang hotel, tigil isang oras. 20 kayo nag-ambagan eh. Okay. Papasok na yung isa. Yung isa nandun na sa loob. Picture-picture ka sa bathtub, suot ka ng robe. Higa ka sa kama. This is the life of rich and famous. Tapos, after noon, after 1 hour, time's up. Baba ka na ulit, uwi ka na, palit naman yung susunod. Ang maganda lang dito, naka-experience kayo lahat ng mamahaling hotel sa tigpabahaba ng 100 pesos na halaga. Then, susunod, doon ka na magkakapak. Sa... Ano kaya pakaramdam na mag-hotel ako ng isang buong araw? O yun naman, next level mo yun. Kasi ang iba sa atin, puro tayo hataw-hataw, payaman-payaman. Pero yung psychological wallet mo, hindi mo ini-increase. Para po siyang baso, na kahit anong sipag mo magsalok ng tubig, kung ang lalagyan mo baso, konti lang din ang malalagay.
Kaya dapat, maliban sa nagsasalok at nagsisipag ka, lalakihan mo rin yan. Na pwedeng maging tabo, maging drum, susunod maging pool, yun. Yun ang isang mga tip na kailangan nyo. Sa gusto magkakotse, punta ka sa kasa. Hindi ka naman tatanungin kung may pera ka or wala. Magdamit ka lang na maayos, sabihin mo lang doon sa ahente, bibili po ako ng kotse. O hindi ka naman nagsisinungaling, bakit hindi mo naman sinabi kung kailan? Kung imalaw ba niya kung after 5 years ka mo pala bibili? Eh, at least na may idea ka na. Ang importante, pagpunta mo doon, sabihin mo, gusto kong bumili ng kotse, anong maganda dyan? Anong bagay sa akin? Aasikasuhin ka. Minsan pwede ka pang humingi, may kape po ba kayo dyan? Medyo ano ako libre po talaga ang kape sa loob ng kasa. Kumbaga, okay lang, ano mo, wala namang bawal doon. Now, pasok pa sa kotse. Pagpasok mo sa kotse, sara mo. Namnamin mo ngayon. Naramdam mo anong pakiramdam ng bagong kotse. Ano ang mukha ng mga dating negative sa'yo na nakikita ka ng may kotse. Ano ang pakiramdam mo na pagdaan mo sa EDSA? Dati lagi ka lang nagpapara ng mga jeep or bus. Ngayon may sarili ka ng kotse. You need to help yourself na ma-visualize kung ano ang buhay na gusto mo. Kasi it will never manifest. Kasi parang ganito yan eh. From energy realm, pag dinagdagan mo ng action, mas mabilis siya mag-manifest ito, material form. Kaya nga kung gusto mong yumaman, di ba iniisip mo, gusto kong yumaman, dapat kinukumbinsi mo mismo yung nasa taas na gusto mo talagang yumaman. Paano makakumbinsi? Dapat ang action mo, itong mayaman. Paano ba maglakad ang mayaman? Dapat ganun ka. Pansin niyo sa mga mamahaling base. Mamahalin, pag may mga babasagin, paano maglakad ang mahirap? Pray, ina tayo dyan. Paano maglakad ang mayaman? Normal maglakad. Kaya dapat ikaw, di ba ang pangarap mo yumaman? Dapat the way you walk, pang mayaman. Dapat hindi kayo parang, di ba yung mga ganitong, di ba parang ang baba ng aura mo, kung medyo ganun ang figure ng likod mo, mag-gym ka. Kasi pag nag-gym ka, pag nagbubot, di ba nakikita mo mga nag-gym, di ba maglakad? Straight. Doon pala na-attract mo ng positive. Kasi sa paglalakad pa lang, alam mo na kung sino ang positive, sino ang hindi. And always remember this, we are a magnet. Kung ano ka, yun ang mga magnet mo. Maglakad ka sa kalsada ay nakangiti. Ang mga kasalubong mo lahat? Maglakad ka sa kalsada na nakasimangot. Ano mga kasalubong mo? Kaya kung gusto mo ma-attract yung positive, ikaw dapat maunang maging positive. Hindi po magyayari totoo yung sinasabi ng iba, apply. Marami ka ba narinig to? Apply, kailangan ko ng kotse para mas madami ang ma-recruit. Hindi totoo yun. Hanggang hindi ka nagbabago sa sarili mo, kahit magkaroon ka pa ng kotse, hindi pa rin yun. Kasi ikaw pa rin ang nag-a-attract ng lahat. Kaya you need to be very careful kung ano ang energy mo kasi yun ito tapon mo. Okay? Ano pang pwede niyong gawin? Ma-experience yung bagay na hindi niyo pa nararanasan. Nakasakay ka na ba ng aeroplano? Yes! Sa mga hindi pa, goal mo dapat paano ako makasakay. Kung hindi ka pa nakakasakay, punta ka lang ng airport. Di ba at least makita mo muna yung mga aeroplano, anong nangyayari. Ang tawag ko, it is already a step up for you. Napaganda na nun. Bakit? Kasi may pagbabago na sa'yo. Pwede ka naman pumasok sa airport at hindi ka aalis. Punta ka dun sa departure area. Dun ka, arrival. Punta ka sa arrival, hindi naman nila tinatanong kung aalis ka o hindi. Sabihin mo lang, may susundo. Maglakad lang kayo sa airport. Magpa-picture ka na, magdala ka pa ng bagahe mo, di ba? Grab it off to somewhere. May isa akong gano'y hindi ko makalimutan to. Lagi ko siya nakakasalubong, may susi. May susi. Ng kotse. Sabi ko, pre, lagi ka naman nakikisabay sa akin. Tapos may susi ka, parang may kotse ka ba? Sabi niya, wala po upline. Eh sabi ko, ba't kayo may susi? Eh, upline. Sabi ko kay Lord, Lord, may susi na ako, kotse na lang ako. And true enough, after 3 months, nagkaroon po siya ng CV. Nagka-kotse po siya. Kasi ang labanan lang dyan, ito lang tandaan niyo lagi. Nakikinig lagi ang nasa taas. Ibibigay niya kung ano ang gusto mo. Kaya kung gusto mo miserable ang buhay, ibibigay niya rin. Kung gusto mo maganda ang buhay, ibibigay niya rin. Kaya mamimili ka ng madalas mong
Ito ang sinasabi ko na sa inyo, yung SEAT. Yung sound, emotion, action, thoughts. Now guys, hindi ka yayaman kung puro ka papasok. Dapat marunong ka rin mong serve. Okay, ready na po ba kayo sa pagsisimula natin? Yes! Okay. Sisimula pa lang po tayo, na-realize ko, di ba pala tayo nagsisimula? Sino ang pinagtumulong mag-erase? Ito, napaganda po ng katawan nito, si Recto Soriano. Ito po sa mga hindi po nakakilala, dating promodizer na, di ba? Promodizer po ng SM. Mega Mall ka ba? Moa. Tingnan mo yung tsura ngayon. Arap ka naman pare, para makita ka nila. Ay, go West Media. Okay. Pare, magkano na kinikita mo isang buwan? Up to 150 to 300,000. Wow! Isipin mo yun. Eh kung hindi ito umalis sa pagiging promodizer sa SM, hanggang ngayon, nandun pa rin yun. Diba? Ano ang point ko, guys? Lahat ng gusto natin ibibigay. Hindi ka ba na ato yung nai-inspire mo lang sa mga ibang tao na yumaman ng sobra? Magpapayag ka ba na makswerte sila, malas ka? Hindi. Di mo wala naman talaga ganun sa buhay. Nagkataon lang na ginawa niya yung kailangan niya gawin para siya mag-succeed. Okay, now, doon na tayo sa networking na pagdadaanan niyo. Tip ko sa inyo. Gusto niyo po ba ng tip? Yes! Gusto niyo yumaman ng bilis? Yes! Number one. Tingin niyo, ano to? Galing naman. Huwag kayo mag-one account. Huwag kayo mag-three heads. Kung pupusta ka, isagad mo. Huwag kang pupustang... Kasi pag sa pusta pa lang, alam mo nang panalo ko, hindi. Pumusta ka, three heads lang muna ako kasi baka hindi ako humita dyan. Again, balik tayo doon. Anong in-attract mo? Walang nakapunta ng diretso na puro ka. Sabi nga parang basketball yan, hindi pwede puro depensa. Kailangan pa rin ng opensa. Magkano bang 15 accounts? 104,000. Mahal o mura? Sige. Ito networking. Okay, namamahalan ka. Sunod, mag-business ka kaya? Mga magkano ang kapital ng isang negosyo? Million. Isang negosyo, etong 107,400 mo, ubus na yan sa mayor's permit, building permit, fire permit, 2 months advance, 1 month deposit, empleyado mo, paninda mo. Ubus na to. Anong mas mahal? Employment. Alam niyo po ba na mas mahal ang kapital niyo sa pagiging empleyado? Bakit? Ano ang kapital para ka maging empleyado? Elementary, high school. Magkano kaya ang tuition fee ng magulang mong nag-asos sa'yo? All in all. Uniforme, baon, tuition sa school, libro, lahat-lahat. Number 3. Nagsunog tayo ng ilay, kaaaral, ng more than 80% sa pinag-aralan natin. Hindi natin alam kung saan natin gagamitin. Nag-aral tayo ng algebra, geometry, trigo, history, physics, chemistry, lahat. Halos hindi mo rin nagamit. Now, itong point ko. Sa 107, magkano ang ibabalik? To cut the story short, sabi nila, for you to be rich, you need to save money. Again, may umayaman ba sa nag-save na pera? Sample. Kung hindi po kayo magiging aggressive sa pera nyo, you will never be successful. Paano yan? Anong taon ngayon? 2018. Example ko na lang, 2008. Kung meron kang 1,000 pesos, and after 2018, after 10 years, meron bang bangko na willing magbigay ng sabihin na lang natin kahit times
50% na tubo after 5 years ko na lang to para mabilis. 2018 Meron bang bank willing magtubo ng 50% after 5 years? Ang tubo po ng bangko ngayon almost halos wala na. Or minsan mga 3%, 2% per year. Now ito point ko. Kung meron bang kong tutubo ng tinatawag na 1,500 sa'yo, maganda o hindi? Magkakaroon ka ng dagdag na how much? Maganda o hindi? Pero guys, reality bites. Alam niyo po ba pag ang pera niyo hindi tumutubo ng at least 10% per annum, lugi ka? Bakit? Kasi, ang presyo na tumataas. Magkano ang Yossi way back before? Sabihin na lang natin ang Yossi 1.25. Ibig sabihin, kung may 1,000 pesos ako, at meron akong, bibili ako ng Yossi ng 1.25, ilang Yossi mabibili ko? 800 pieces. Now, ito maganda. After 5 years, yung 1,000 hindi ko ginastos. Sabi ko, itatago ko. Kasi alam ko na pag nag-save ako ng pera, yayaman ako. Kaya ang ginawa ko, hindi ko siya ginastos, nilagay ko sa bangko. Good thing, may isang manager ng bangko na sobrang bait na ang ginawa niya sa akin, tinubuan niya ako ng 50% after 5 years. Ito nangyari. Magkano ang king pera ko? 1.5. Dito na ako nag-decide na bumili ng Yossi. Sabi ko, bibili na ako ng Yossi kasi dumagdag. Magkano ang presyo ng Yossi ngayon? Huwag na natin gawin 5. 250 na lang. Ilan Yossi ang mabibili ko? Example, para hindi ko kayo maguluhan, way back before, ang 1,000 makakabili ka ng 3 gasol. Ngayon, ang 1.5 mo, alas makakabili ka ng 1 gasol. Yan ang hindi natin nakikita. This is basic. Kaya nga, if gusto mo mag-save ng pera, hindi ka talaga yaman, matuto kang umupensa. Kaya nga ang sinasabi ko, imagine mo to. Nag-15 accounts ka, 107,400 ang kinapital mo. Doon pa lang, may babalik na sa'yo ilan. May babalik sa'yo direct referral, may babalik sa'yo pay rate, may produkto ka pa. Sa bangko, ang pera mo naging passbook. Sa Global, ang pera mo naging produkto. Pag nabenta mo pa yung produkto mo, balik na sa'yo agad yung kapital mo. Kaya ang tanong naman ngayon sa iba, paano ko? Marunong po ba kayo magbenta ng products? Napakasimple lang, hindi nyo actually magbenta, matuto ka lang magkwento. Maglista ka ngayon ng target market. Ilista mo, alimbawa C24, sino pwede mong benta ng C24? Yung may mga sakit. Yung white light, sino pwede mong benta? Yung gusto pumuti, ilista mo lahat. You don't need to become a doctor para explain. Ang sasabihin mo lang naman sa kanila, mayroon akong produktong pamputi, baka gusto mong subukan. Makikita nyo dun pa lang, babalik na kayo. Okay, number 3. Sa mga upline to, tip ko sa inyo. Dapat ang commitment nyo sa lahat ng downlines nyo na nagbayad at nag-join, anong commitment nyo? Isa po sa pinaka attitude na meron ako, pag ako nagre-recruit, hindi po ako pumapayag yung na-recruit ko, hindi makakabawi. Kasi for me, pinaghirapan niya po yung perang yon. Yung perang yon, hindi naman niya pinulot kung saan-saan eh. May iba siyang malamang na mga gastusin na tinitib niya. May iba siyang perang tagot-tagot na nilabas niya, kaya tinutulungan ko makabawi. Pag ang prospect mo nakabawi, ay down na yung pala nakabawi, anong pakiramdam? Sobrang saya. Lalong manggigigil. Then after maka-pay 50 accounts ka, walang sila makabawi, mag-create po kayo ng 5 to 8 leaders na tututukan nyo. Sa mga matatagal na po member, ito pinaka, ito kung pang-breakthrough nyo, kung gusto nyo mag-breakthrough ng income nyo, choose 5 to 8 leaders. Itong 5 to 8 leaders na to, tulungan mo kung magkano ang kinikita mo, nakitain nila. Hindi, bakit kailangan ng 5 to 8 leaders? Kasi hindi po lahat ng downlines sumusunod. Kailangan mamili ng sumusunod sa'yo ng hindi matigas ang ulo. Then pag nakapili ka na ng 5 to 8 leaders, ituruan mo sila maging well-versed.
Lahat na nandito, marunong na ba kayo mag-present? Yes. Marunong na ba kayo mag-intimo? Pag-aralan nyo. Napakadali lang naman ang indigo kasi bullet lang. Yung typical ang tinidiscuss dito, yung attitude, belief, commitment, yun lang kailangan mong gawin. Pag nagawa nyo dun, ang laki na magiging improvement nyo. Okay, kayo po ba tayo? Yes! Now, ang aga pa lang pala. Parang daldal ko. Pili ko, tagal ko na. Okay, anyway, bago po ako, bago ko ito i-proceed sa gusto kong topic, pwede po mag-entertain ang question. Marami po ba kayo natutunan? Yes! Okay. Question, sino pong gusto magtanong anything about aim or sa, kung anong pinagdadaan nyo po sa grupo niya? Kasi I do believe, halos, kumpanti lang naman ang hindi member, no? Pwede magita yung hindi pa po member. Sige po, upo kayo mahiya. Isa, dalawa, yun, kukunti lang din. Sa mga members, baka may gusto po kayong itanong sa akin, since lulubos-lubosin ko na to kasi this is my first time na mag-LDO for this year. And hindi ko rin po sure kasi alam na hindi ko rin kakayanis Ken. Kasi halos po, last year po, naka 16 countries po ako na pinasyalan. Last year. Ang dami din po kasi iikutan sa international. Kaya nga this February po, papunta naman po ang Taiwan. Kaya kung may mga grupo po kayo sa Taiwan, sabihan nyo na po sila na pupunta ako doon para if ever pwede po sila makausap, pwede po sila mabigyan ng tips. Okay, question and answer po tayo para mabilis. Just raise your hand then. Sige po, sino po ang gusto mo nang magtanong? Sige, sir. Tama ba, sir? Or... Sige, sige, ikaw. Ano sa R2Me? Product. Hindi mo rin eh. Product in Global. Yung R2Me is product ng AIM Global. Isa ating mismo yun kasi si Doc mismo ang na-inspired si Doc sa mga ibang nag-online. Then, tama ba ang tanong? Ulitin mo ba nang, ang tanong mo kung ang R2Me based product ng AIM Global? Siyempre, galing sa atin. Hindi kasi kung ang tanong mo, actually si Doc ay lang may utak nun. Kumbaga, na-inspire lang si Doc na sa mga ibang onliner. Kasi may mga ibang nag-develop yung galing nila sa online. Kaya ang ginawa ngayon ni Doc, in-enhance niya, pinag-combine niya kung anong meron sa AIM, tapos kung anong nangyayari ngayon sa online, then yung nakinumbay niya, ginawa niya para sa atin. Kasi ang kagandahan niya, kung ba gusto niyang matulungan na lahat ng distributor, maging mas madali ang pagbibenta. Kasi sa totoo lang, matagal na rin po in some ways, yung katulad ng R2Me na may mga iba po talagang apply na matagal na nagbo-boosting. Ang pagkakaiba lang yun sa R2Me kasi mas maganda kasi meron tayong door-to-door delivery. Yun ang mangyayari. Kung parang more on puro online-online na lang talaga, literal. Tapos pag na-enhance na yun ng sobrang gumana na yung R2Me, magiging madali na po mag-deliver. At the same time, yung kita nyo, hindi na po dadaan yung kasya inyo. Yung kita nyo, diretso na papasok sa BTC nyo. Kaya ang mangyayari, pagalingan na lang po tayo nang papano ka magkaroon na maa-attract mo yung tao is either sa Facebook mo or sa sarili mong website kung meron ka. Kasi guys, we're already tinatawag na pumapasok na tayo sa mundo ng computer. Ano ang tawag sa internet? Ang tinatawag sa internet? It's, information super highway. Anong tawag sa EDSA? Highway. Anong tawag sa Skyway? Skyway! Lahat ng tao ngayon nandito na. Kaya sa ayaw at sa gusto nyo, matuto kayo dapat paano gawin ang online. Ang tindahan na po natin, alam nyo kung ano, yung Facebook timeline natin. Kaya ang challenge sa inyo, paano nyo matitrigger yung curiosity, yung mga fans nyo. Alam nyo po ba ang tawag sa nagla-like, nag-share, nag-i-comment? Customer nyo yun, fans nyo yun. Kaya paano sila magku-curious? Kaya dito na tayo gagaling kanya-kanya. Binigyan lang tayo ng magandang laban ni Doc na hindi na kayo mag-deliver pa na. Di ba yung pipila ka sa LBC, tatanggap ka ng pera, papadala ka. Hindi na tinanggal sa atin yung ganong klaseng burden. Kaya nasabi ko na kaisip 2018, ano na lang kaya ang mangyayari sa mga distributor ng AIM Global because of that. Okay, Doc? Sige. Ano ba? Listen. Ma'am. Paano daw, ano?
paano i? I-push. Okay. Number one, dapat ang tingin mo dyan maliit. Kasi kung ikaw mismo nalalakihan, hindi ka talaga makakapag-close din yan. Kasi di ba tayo yung isa, pati down line, 7, 6, 9, 8 na nga lang isa, parang ang laki-laki pa para sa'yo. Hindi. Lahat magsisimula sa'yo. At kaya nga dapat mas maganda, meron kang comparison, i-compare mo sa kausap mo. Now, kung hindi talaga nila kasi maganda magsimula ka sa malaki, kasi yung lahat ng pababa, lumiliit. Kasi mas mahirap magsimula ka sa maliit, palaki. Now, pwede naman, kung hindi kaya ang close 15 accounts, pwede ka mag-close din sa 4. 1, 2, 3, 4. After that, workout to. Tulungan mo ang kabawi. Makabenta ng products. Kasi ako dati, pag may direct sa ko, ang sunod kong tanong sa kanya, after mag-join, ilista mo na ngayon kung sino mga pwede natin bentahan. Hindi na ako, sorry lang, hindi ako dumadaan sa basic na. Diba, ang turo kasi sa atin, pag may na-recruit ka, hayaan mo silang umatin ng 5 MDO, 5 OPP, tapos 5 product demo. Ako hindi. Para sa akin, mabagal yon. Pag meron akong bagong direct, ang tanong, alam, nag-join ngayon. Ang sunod kong tanong sa kanya, okay pare, ilista mo na sino mga bibenta natin bukas. Sino yung kapitbahay mo na kailangan ng products? Kinabukasan, yun ang gagawin namin, ililista. Ililista mo ngayon lahat, ililista niya, pagkatapos pupunta ng kinabukasan. Kinabukasan, habang nagdebenta kami, sinasabihan ko na siya makinig. O makinig ka mabuti para matuto ka, susunod ikaw na gagawa. Dulo, yung lahat ng nabibentahan, irrehem. Kung may na-recruit siya, dito may lalagay. Pag kumita na siya ulit at umikot na yung pera niya, pwede ka ulit mag isa, dalawa, tatlo. Nakadagdag siya ulit ng tatlo. Ibenta naman ulit products. Pag nakabalik na naman, isa, dalawa. Pag nakabalik na naman, isa, dalawa. Susunod, isa, isa, isa. Nakapag-pipin accounts pa rin siya, kahit ang nilabas niya lang apat. Kasi importante ang position. Ang sabi ng iba, kailan ko ba mas importanteng structure? May downline. Kahit ano pang structure, kung sigsag yan o ano yan, kung may downline ka, yun ang pinaka-importante. Pero kung kaya mo rin naman magsimula ng 50 na ganito, kasi ang ganda po ng ganito. Aabot ka sa point na nagkakaroon ng 3 bangga, 4 na bangga, 5 bangga. Gaano ka ka-excited kung alam mo, ma-establish mo to, tapos dito may isa kang recruit, ang kita mo 1 bangga, 2 bangga, 3 bangga, 4 na bangga. Ano ang pakiramdam na pag nag-recruit ka ng isang 6980, ang kikitain mo gano? 4,000. Aminin na natin lahat ng mga networker, iba ang sipag mo pag weak leg ang nagtitext sa'yo kaysa sa strong leg. Di ba pag weak leg, kinikilig ka ng konti, may iba yung kilig eh. Pag strong leg, parang kahit hindi ka inaantok ka pa. Eh what if 3 bangga mo? What if 4 na bangga? Eh what if bigla sunod makadiskrasya ka dito, nasa Africa, ito nasa Taiwan, ito nasa Hong Kong, ito nasa Pilipinas. Ano kayo mangyayari sa kita nyo? Guys, always remember this, may mga upline ako sa taas ko. Hindi ko sila malalagpasan kung isang account lang ako. Kung magamitin pare-pareho kami production, kaya lang sa akin, na position ko ng maayos, yun ang isang reason bakit kumikita ko ng sobrang laki. Kaya napaka-importante yung ganitong positioning kasi end of the day, hindi po ito malaki. Subukan mo mag-traditional business kung anong negosyo ang itatayo kung sa ganyan amount. Ang masakit pa sa traditional business, walang katapusan na gastos. Basta may negosyo ka, may kuryente ka, may tubig ka, may rent ka, may tao kang binabayaran. So networking, gaano kaganda ang networking? May establish mo grupo mo, kahit dumating sa point na halos wala ka nang ginagawa, tuloy-tuloy kinikita mo. Ganon siya kaganda. Just imagine sa akin, nung nasa Europe po kami, I'm spending around siguro sabi yung mga 30,000, 20,000 per day. Magastos hindi. Magastos, eh what if kumikita ka? Sabihin na lang natin, 100,000 per day. Gumagastos ka ng 20,000 per day, magkano ang nasisave mo? Isipin mo gumagastos ka na may nasisave ka pa. Yun ang buhay na nag-aantay po sa inyong lahat. Kung makikipus ka na.
Sabi ng iba, may ibang comment naman ganito. Eh, yung three heads nga, hindi malagyan ng tao, nag 15 accounts pa. Okay, ito sagot ko. Totoo, hindi mo man mag-max out yan lahat. Kasi sa akin po, currently, ang nag-max out sa akin na account. Pag sinabi pong nag-max out, yung alam mong araw-araw flash out. Okay, hindi naman ako bumababa ng halos nasa pito. Every day. Ang nag-max out na account. Okay? Now, pero ito point ko. Ang layo pa rin ang diferensya, sayang kung matatapon. Kasi dulo, ikong flash out na yun, sayang pa rin. Kaya para sa akin guys, sabi ko nga, kahit unti-unti nyo hanggang magawa nyo, kaya nyo naman. Hindi naman gano'n siya kabigat. Kung sa isang biglaan, sa ibang nag-a-adjust, okay? Sa ibang tao, magkano to? Mahal o mura? Malaki o maliit? Pero may ibang tao, para sa kanila, maliit lang din yan. Kasi may mga ibang tao nga pag nagtayo ng negosyo, mili-mili ang pinag-uusapan. Maliit bang negosyo ang in-global? Paano magiging masabing maliit na negosyo kung sa amin nalang magkano na mga tinitna natin sa isang dekada ng in-global? Hindi po maliit na negosyo to. Nagkakataon lang, maliit lang ang tingin mo. Magbenta ka ng money. Maliit o malaking negosyo? Ikaw si Nagaraya. Maliit o malaking negosyo? Malaki. Magbenta ka ng inumin. Maliit. Ikaw si Sesco, ikaw si Sito. Walang maliit at malaki, depende lang sa negosyante. Nasa sa inyo din yan kung paano nyo siya titignan. Pero kung ako tatanungin nyo, in behalf of my experience, iba pag nakapag multiple na accounts. Okay, last 5 question po. Meron pa ba? Pakitaas na lang po ng comment. Sige, sir. Paano ka po mag-convince na gawin na natin na trailer program? Ano po yan? Paano ka po na mag-convince na tao kapag mag-trailer program posted mo kung ready chan ba o reality yung pinapaano? Pag ako po kasi nagre-recruit ng prospect ko, ang trabaho natin mag-present. Ang trabaho ng prospect mo tumanggi o mag-join. Ang nangyayaring problema sa atin minsan, tayo nang gumagawa ng trabaho ng prospect natin. Nakita mo yung prospect mo, ay mukhang hindi naman yan sasali. May ganon. Ang trabaho lang po natin, diretsuhan na. Pagkatapos mag-present, ang tanong ko, kumusta, maganda, hindi. Kailan ka po mag-join? Pag mag-join ka, kang kailan? Diretso mo natin. Huwag kang matakot na ma-reject. Mas masarap na ma-reject ka para at isipin mo na siya ipa-follow up. Ang mas masakit, ayaw ma-reject, hindi mo siya diretso, ngayon lagi mo siyang pina-follow up. Hindi ka na nga nire-reply at pina-follow up mo pa. Sayang ng pagod mo. Kaya ako din yung diretso ko. Gusto mo join? Oo. Kailan ka mag-join? After 1 month? Anong eksaktong araw? Kasi sino bang magdidesisyon nun? Siya din. Sino bang gagawa ng paraan? Siya din. Now, bakit kailangan malam kung kailan? Kasi guys, ang pinaka-importante dito, alam mo kung kailan mo siya ipa-follow up. Nagsabi, mag-join February 29. 28 na lang, para sigurado. Okay. February 29, tama nga. Di ba, hanggang, may 29 minsan, di ba? Okay. February 28. Ako, ilalagay ko na yun sa calendar. Di ba ang cellphone natin may calendar? Ilalagay ko sa calendar. Sa calendar, nakalagay, si, sabihin natin si Steph. Joy. Yun lang. Nilalagay ko, Steph, Joy. Then after, sabihin ko, Steph, okay, Steph. Dalawa kasi ang way. May iba akong way, kung ang dami mo nang ginagawa, sinisave ko lang para hindi ko makalimutan. Pero kung wala akong masyadong kausap, kahit anong sagutin ng prospect, basta decidido or interested, binibigyan ko na ng prospect. Steph, kailan ka mag-join? Sa February 28, next month. Okay. Steph, baka may mga gusto ka nang i-refer. Since sasali ka na rin lang naman, kausapin na natin yung mga referrals mo. Mas maganda yun kasi kaysa wala kang gagawin. Kaysa namang problema ka, mamusa ka, naghanap ka na ipag-kausap, eto, may kausap ka na. Yung lahat ng i-refer ni Steph, kausapin mo pag nag-join. Sabihin mo kay Steph, oh Steph, mag-join ka lang, mauuna to sa'yo. Di nagkaroon ka ng sense of urgency. Now, what if naman, eh ang dami mo ng schedule.
hindi mo na kaya magdagdag. But iisip mo lang sa calendar mo, nasa step, sasali. Ito kagandahan. After a month, pag binalikan mo yan, Steph, hawak ko na yung package mo. Ano, i-deliver ko ba sa'yo? Magkita tayo sa office. Doon ka na makakarelate ng sangkaterbang rason. Sensya ka na ha, wala akong pera ngayon, nagastos ko. Namatay kasi sa father's side, namatay kasi sa mother's side, na-hospital kasi magulang ko, nasunugan kasi kami. Makakarinig ka ng lahat ng klaseng rason. Huwag kayong malungkot. Ang script mo lang ganito. Di ba, after nila magrason, ang script mo lang, okay, Steph, kailan ka nalang ulit mag-join? O, next month ulit, okay, sige, isip ulit. Next month, palo mo ulit. Okay, Steph, hawak ko na yung package, kasi last month pa dapat to. Ano, so paano ko i-deliver sa'yo? Makakarinig ka na naman ng rason. Huwag sumamalog mo. Bakit? Sila ang nangihirapan, hindi ikaw. Kasi buwan-buwan, kailangan nila mag-isip ng rason para explain sa'yo na hindi sila makakasakit. Ikaw, ang script mo lang, okay, Steph, hawak mo na yung package, sasali ka na ba? Kaya huwag kayong malungkot pag nare-reject, tawa ka lang ng tawa kasi makakakita ka lang sa katerbang. May isa nga ako hindi ko talaga makalimutan kasi namatay yung father side, namatay yung mother side. Sabi ko, mauubos na ang hindi ko. So, iinaminan ako, after mag-OPP, diretso. At kadalasan, lalo pa pag nag-home party ako, yung mga old school ng babae-bahay, hindi ako uuwi na walang mabibenta. Kasi lugi ka, hindi ka po nagdinegosyo kung isang buong araw nagsipag ka at wala ka malang nabenta. Lugi ka kasi gumastos ka ng pamasahe, kumain ka lahat, dapat hindi ka uuwing lukaan. Kaya dapat pag nag-iikot ka, may dala ka lagi products. From, isipin mo, from 100. 7,400. Kasi mga person mabibilao ka na, yes, naiintindihan ko. Pero pag binaba mo, 7 accounts, 3 accounts, 1 accounts, hanggang bilan mo na lang ako ng kape. 100% dito approve. Kasi isip mo from 107, naging 100, magkano ang kape natin? 2, 3? 390? May benta ka. May nabenta ka. Hindi ka uwi-luhaan. Kahit pa paano may pamasahe ka, may panggasos ka, mas okay pa. Okay, Docs. Sige po. Last 4 question. Hindi ko ulit. Sige, sir. Sa pagpapalo at mo, ano yung pinaka-powerful? Di ba kailangan ka kung na-close mo yung prospect mo? Ano yung pinaka-powerful na pagpapalo at sa prospect? Ang pagpapalo up sa prospect, you need to be creative. Kasi ang pinaka-importante, it will not be enticing. Kung paano mo siya klinose din ng first na pag-meet nyo, ganun pa rin siya yung close din ng second. Na paano? Dapat maging sensitive ka kasi sa presentation mo naman minsan, ito, actually napakadripo mo, Ben. Sa presentation mo minsan, matitrigger mo na ano yung weakness niya. Example, ako lagi ako may mga, may records ako. Sabi natin si John. Si John, napansin ko kay John, parang interested siya products. Kaya ang gagawin ko, si John, na-OPP ko na, check. Tapos ang reminder, si John, medyo mahilig sa products. Sabihin natin, medyo mahilig sa products. Si John, nakita niya yung toothpaste. Medyo nagka-interest siya. Ang pag-develop ko minsan, John, uy, John, may good news ako sa'yo. Di ba interested ka dun sa toothpaste? Grabe, John. May promo yung company. Pag nag-join ka, ngayon na Friday, may libreng toothpaste. Dagdag. Eh, upline, saan man kagaling yung toothpaste? Sa'yo. Ikaw yung bibili kasi hindi ka pa rin lugi. Magkano ang toothpaste natin? 150. Magkano? 150. 150. Eh, kung pag nag-join si John, magkano kita mo? Sabi natin 1.5. Tubo ka pa rin ito. Kung may sobra ka pa galing si GC mo, pwede mo ipang promo. Kasi ang tao, napakahilig nila sa promo. Kaya nga di ba pansin may iba,
bakit ka bumili na niyan? May electric pa lang tayo sa bahay. Eh, may libre kasing payong. Hindi na nila nakikita yung bibili na nakita nila yung libre. Ganon din ang tao. Kaya ikaw, pwede kang maging creative. Isa pa. Ibigay mo, apply mo. Alam mo dyan, yung apply mo, grabe, ang galing ito, bla 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 bla. Tapos sunod, dyan, alam mo dyan, sa Friday, may dinner kami sa upline ko. Eh yung upline ko, sabi sa akin, pwede daw akong magsama ng isang leader na gusto ko. Eh nakikita ko dyan, potential ka? Okay lang ba gusto mong sumama dyan? Sige, sige, sama ako. Eh kaya lang sabi ng upline ko, dapat member na. Na-push mo. Events. May mga trainings na dapat para siya sumali, dapat member na siya. Isa pa na pinakamagandang gawin yung fishbowl method. Alam niyo po ba yung fishbowl? Yes. O fishbowl. Si John, qualifier. Kaya nga ako, may records ako sa cellphone na may Q, mas pangalan. Pag Q, pangalan, ibig sabihin qualifier to. Now, ang ginagawa ko, pag may nag-join sa akin na isa, babalikan ko lahat ng qualifier ko. Sasabihin ko sa kanila, kung halimbawa ito si Alex, uy, John, grabe, may nag-join sa akin si Alex. Ito na yung package niya. Nagbayad na siya sa akin, i-encode ko na lang siya. Naisip lang kita bigla, alam mo ba dyan na si Alex napaka-potential kasi may malaki na siyang grupo, manager siya ng isang banko. Na, alam mo ba na pag nag-join ka, ilalagay ko siya sa ilalim mo. Yun ang fishbowl. Na ang kagandaan dyan, di ba, nailagay mo na sa ilalim. Si Alex. Pwede niyo pang ibang fishbowl yun ulit sa iba pa. Benji. Alam mo ba, Benji, na may nag-join sa akin, si Alex, manager ng bangko, si John, napaka-potential maging leader, pag nag-join ka sa amin, ilalagay ko sa'yo itong dalawang to. Tatlo na yan. Yan ang fishbowl. Kaya you just need to be creative sa pag-follow up sa prospect mo kasi ang dami talagang way. Pero hindi masyado siya maging effective. It will be the same approach na kumusta ka, mag-join ka na ba? Lagyan nyo ng bagong kwento. Sa mga kaibigan nyo na narecord nyo before, tapos babalikan nyo, pareho yung itsura nyo ngayon, ang laki ng chance ang hindi sasali yan. Dapat pagbalik mo kahit papano, medyo iba na dating mo. May bago kang ikukwento. Kaya ang ganda ng online eh, kasi ang online, ang nangyari, nagkaroon ng bagong way ang networking. Marami akong before mga nabalikan na networker na sabi ko, pare, ibang-iba na ang networking ngayon kasi ang kagandaan sa networking ngayon, may online na. Nag-trigger ng curiosity. Since na napagtigil ng curiosity, mas madali silang napapajoin. Okay, last, ilan na ba? Tatlo. Okay, last three po. Sige po. Yung baba, baba eh, babe. Nasa gitna, yung taas. Ayun, ikaw po. Naririnig mo ba? Hindi ko pag nag-recruit ka po, tapos nag-message ka po sa kanila, and then, balik-balik. Sila may nag-message. Malakas na baka. Ganito po, pag may nag-message po sa'yo, tapos inaalok mo yung business, pero iba yung kukoy nila sa'yo. Okay. Yung para ang gusto mo negosyo, pero ikaw yung gusto. Okay. Guys, alam mo sa martial arts, sabi nila sa martial arts, huwag mong i-oppose ng force by force. Katulad ng Aikido. Ang Aikido, kesa pag-aatake ng kalaban, kesa kontrahin mo ng atake, ibabalik mo lang yung energy niya papunta sa kanya. Okay? Para hindi ka masyadong pagod. Now, ganun din sa negosyo. Ikaw gusto. Napakasimple. I-present ka. Gusto kita eh. Blablabla. Oh, gusto mo pala ako. Di sumali ka na. At kasi pag sumali ka, mas lalong lagi mo akong kasama. Kasi sasamahan kita sa mga prospect mo. Sasamahan kita sa ganito. O, oh, diba? Dali. Ito sagot. Ito sagot. Sabi naman. Eh, wala pa kasi akong pera. O sige, balikan mo na lang muna ako pag may pera ka na. Kasi isipin mo, kung gusto mo ako at nagustuhan kita at nagpamilya tayo, tapos wala kang kapera-pera. Ano nangyayari sa akin? Okay.
girls, normally ako, as being a guy, normal na minsan mag-take advantage ka, lalo pa pag may usura. Kumbaga, ang lalaki naman, hanggang kaya dumiskarte, di diskarte. No, it's just a basic, it's a human basic na tao. No, sa inyo, huwag ka lang maratel. Huwag ka parang kinilig o biglang natakot ka kung ano. Anong masama sa pag-i-express na gusto pa? Eh kung maganda ka naman talaga, walang masama doon. Ang importante lang, ikaw mismo, huwag kang madala. Na parang, kasi customer yan eh. Hindi ka ba nagtataka? Bakit ang mga commercial puro magaganda gwapo? O di ba kailan nilagay sa mga bench pangit na babae maganda? Hindi, nilagay magaganda kasi pag maganda, attractive. Ikaw nga na-attract na sa'yo, it's already your age. Napakaswerte mo na nga. Parang sa Pilipinas, swerte nyo na nga dapat babae kumikita ng malalaki sa networking. Bakit kayo nilalapitan ng lalaki? Kami pag lumapit, gagastos pa kami. Ikaw lahat pag nabiligaw sa'yo, owan mo. O sige, magkita tayo. Dito sa Holiday Inn, maganda ang hotel dito. Dito, doon kayo magkita. Itawid mo dito, paakyatin mo. Bayad kasi kayo nilalapitan. Mamusakal ka nga lang dyan sa galeria. Lahat, maganda ka. Magsuot ka ng medyo daring ng konti. Tapos may mga grupong lalaki, lapitan mo. Uy, pasensya ka na. Ang cute mo, hindi ko talaga matiis. Okay lang ba hingiin ko number mo? Inibigay niyan. Di ba inibigay niyan agad ng lalaki? Ang isipin ng lalaki, wala na mga sumama mangyayari sa akin. Pagkabigay, text mo. Okay lang ba, magkita tayong dalawa, pero ikaw lang muna kasi nahihiya ako sa mga kaibigan mo. O nandito lang ako sa may hotel, di ba? Lalapit na yan. Tapos tawid mo agad dito. Ang dami pong age ng girls, yun ang totoo. Lahat ng nagyaya sa mga pandit, o sige, Ortigas tayo, dito na tayo magkita kasi at dito ako. O di ba, pwede yung pagsabihin, o sige, labas tayo, saan ba gusto, manood tayo ng sine, kaya lang, dito, akit mo na ako sa taas. Kasi kukunin ko yung pera sa kapatid ko or kukunin ako ang pera. Pag akit mo dito, ay, hindi ko alam na magsisimula na pala siya mag-seminar. Okay lang ba, antay na lang natin matapos yung seminar bago kukunin yung pera? O di na, paupo mo, nakinig! Gawin niyo pong advantage ang feeling mo disadvantage. Kasi ako dati, nangimigay po ako ng flyers. Eh may mga negosyo po kaming jeep. Di ang ginawa ko, kaysa ako yung mamigay ng flyers, yung jeep namin, nilagay ko ng flyers. Di yung mga pasero kumukuha doon, di para ako namimigay, nang hindi ako namimigay. May kanya-kanya tayong story, may kanya-kanya tayong edge. Hanapin mo lang kung anong advantage mo. At magiging, ano mo yun, asset mo sa negosyo mo. Okay, last two question po. Sige po, sir. Tama po ba na mag-offer ng Tama po ba mag-offer ng 7 account, ng 15 account, ng 7 accounts? Wala na akong masama doon. Huwag mo na lang sabihin. Ba't mo kasi sasabihin, di ba? Pasensya ka na, 7 accounts. Huwag mo lang sabihin. I-offer mo lang yung 15 accounts. Nasa kanya naman yun eh. Pero as much as possible, mas maganda kung magagawa nyo na bilisan agad na makapagbuo ng 15 accounts. Okay? Pahatid po sa dulo. Okay. Sige, sagutin ko na. May 3 accounts ako. Paano ko ba marireserve ang 15 account kung gusto ko sana kumita kumita sa 3 account? Parang tanong mo, naka 3 accounts ka na. Sino ba nagtanong nito? Ano mo kung tama ba? Ang tanong mo, naka 3 accounts ka na pero gusto mo 15 accounts. Ang problema ngayon, baka maging problema mo, baka may mga tao na sila, or meron man ng tao? Ano daw po? Meron na. Wala ka ng tao. Paano ito ba marireserve ang 15 accounts kung gusto ko na kumita sa 3 accounts ko? Okay. Ganito kasimple. Bigyan mo ang sarili mo ng time frame. Bigyan mo sarili mo ng time frame. Paano? Ganito kasimple. 3 accounts ka. Gusto mo nang kumita. Tapos, pero gusto mo 15 accounts. Simple lang. Mang-recruit ka. Pag nag-join ka, kasi ang goal ko, mabuo yung 15 accounts. Para mabuo ang 15 accounts, ilang pa kulang? Tatlong, apat na, ta. Yan ang kulang mo. Okay, tatlong, apat na accounts para maging 15. Mag-recruit ko ngayon. Alex.
mag-join ka sa akin. Kasi dito ko na nakikita magbabago buhay ko. Ang kagandahan, Alex, since ako hindi pa naman ganun kalaking kinikita ko, ang goal ko muna kumita. Pag kumita na ako, yung mga una na sumali sa akin, magpapadownline ako sa'yo. Yung 3 hits ko, ilalagay ko under sa'yo. Tapos i-fishball mo na lang yan. Kasi kung mapi-fishball mo naman sila, technically, totoo pa rin na nilagay mo yung sarili mo sa kanila. Kaya lang, kagandahan, di ba naalala niyo fishball? Ang ino-offer mo, ibang tao. Ito ang ino-offer mo, sarili mo. Eh, ang kagandahan, pag nag-fishball-fishball ka lahat dito, di ba kumita ka na? Naka-15 accounts ka pa rin. Nakatulong ka pa sa kanila. Kumbaga guys, we just need to move forward sa kaya mo. Ang tanong kasi ng iba, eh, gusto mo mag-15 accounts? Eh, wala ka pa ng pera, tanggapin mo na muna. Ang gawin mo na muna, hayaan mo na magkaroon ka ng ilalim. At isang katulong ko pa sa downlines mo, ang dami naman prospect dyan. Ang totoo, sobra po talaga ang dami. Bakit? Sabi nila may saturation ng networking. Kalokohan po yan. Why? Nagsimula po ang InGlobal 2006. Ang population ng InGlobal, ang population po ng Pilipinas noong 2006, 80 million. Pwede niyo po yung i-check sa NSO. Ang member po ng InGlobal, 0. Ngayon po, 2018. Ang population po natin, almost 104 million. Ang member po ng InGlobal, 5 million. Paano magkakaroon ng saturation, eh mas madami pa po ang ano, mas marami pa ang dumagdag na population kaysa sa member na dumagdag. Ito pa malupit. Hindi po yung lahat tao kasi may 15 accounts, may 3 heads, may 1 head. Kaya sa totoo lang, ngayon pa lang po talaga nagsisimula ang InGlobal na lumaki ng lumaki ng lumaki. Last question po. Sige sir, ikaw lang. Ano po yun? Isa pa, last. Daily routine para maging top earner. Ano ang magandang daily routine? Yung connected sa goal mo. Kasi ang nangyayari problema sa atin, nagkakaroon tayo ng daily routine nang hindi naman connected sa goal mo. Okay, networker kayo. Anong dapat maging daily routine nyo? Guys, dito ko natapusin, napakaganda po ng tanong niya. Okay? Mapapansin mo, may tinatawag na pro. May tinatawag na newbie. If you really want na mag-succeed sa networking, you need to spend at least 2 years straight na ginagawa to. Hindi ko po sinasabi na hindi ka na magkaroon pa ng personal life mo. Hindi ko po sinasabi na hindi ka na kailangan pa magsimba. Ang sinasabi ko lang, lahat ng oras ng karamihan mo, i-spend mo dito. Example, kasama ba to sa networking? Yes! Huwag ka na manonood. Simula ngayon. Pag nagbabasa ka niya ng newspaper, positive o negative? Negative! Hindi mo na to. Yung mga kaibigan mo na ayaw ng networking, kailangan ko bang mag-spend time sa kanila? Yes! Tigil mo na rin yun. Now, ang kailangan mong gawin, yung 12 hours AM-PM nyo, dapat masagad. Pag nakakapag-isip ka pa po ng negative, hindi pa po sagad ang schedule mo. Kasi ang nakakapag-isip ng negative, ito yung mga tao na maraming bakanting oras. Okay, ang kailangan nyo, kasi kung ako tatanungin mo, ang daily routine ko before, nung nagsimula po ako mag-network, lahat na po talaga umiikot halos sa networking. Example ko, 10 AM, kadalasan, bumabiyahin ako niyan from Legazpi. Actually, it's 8. Mga range 8 a.m. Nung ito kasagsagan ng hataw ko before. Tumatakbo na ako nito papuntang Naga. 8 to 10 a.m. biyahe from Legazpi to Naga.
Nagmumotor lang po ako nito sa Naga City. After 10 PM to 7 PM, nagne-network ako. Diyan ay may usap araw-araw. Tapos, from 7 PM to almost 10 PM, pabalik. 7 PM to 9, pabalik ako. 9 PM, obligasyon ko sa bahay, kumukuha ako ng boundary ng jeep namin at inantay ko gumaray lahat. 11 PM yun. 11 PM to 2 AM, namamasada ako ng jeep. Namamasada ako ng jeep that time kasi sa jeep pala, may mga prospect na. Nare-recruit namin minsan yung pasahero. Kasi pwede mo naman kausapin. At minsan may kasama ang downlines ko. Ibig sabihin, mapapansin mo, anong meron? Punong-punong schedule ko. Kung hindi man ako biyahin ng Naga, sa Legazpi pa lang, gigising naman ako mga 9. Mga 10 AM, punta na ako ng mall. Sa 10 AM to 4 PM, nasa loob ako ng mall. 4 PM to 8 PM, namibigyan ako ng flyers. Tapos 8 PM, uwi na ako ng bahay, kuha ulit akong boundary. Kung hindi naman ako magbabiyahe, banding ako sa grupo ko. I-meet ko leaders ko, kakausapin ko sila. In short, lahat umiikot sa akin sa pag-network. Nag-aantay ako ng prospect. Nagbabasa ako ng libro. Bakit ako magbabasa ng libro? Kasi sayang ang oras na nag-aantay ka na katunganga. Nagdadrive ako ng kotse ko nung nagkaroon ako ng Civic. Hindi ako nakikinig ng music. Ang pinapakinggan ko, training. Kasi dati, binabiyahe ko po, dinadrive ko mag-isa, ang Legazpi to Manila, Manila to Legazpi. That is around 10 to 12 hours. Sa 10 to 12 hours na yun, ano ang pinapakinggan ko? Ang pinapakinggan ko, training ni Anthony Robbins, training ni Robert Kiyosaki, training ni Randy Gage, training ni John Maxwell. Yun lang ang pinapakinggan ko. Kaya kung mapapansin nyo, sa bisahan ng iba, saan galing lahat ang pinagsasabi mo? Kasi guys, thousands of hours din akong nakikinig ng training. Instead na makinig ka ng music, nasabi ko hindi naman siya makakatulong para sa akin, din ang pinapakinggan ko mga training. Mga kaibigan kong lagi kong kasama dati uminom, sabi ko hindi naman pala sila makakatulong sa akin, inap ko agad. Alam niyo po ba pinaka hindi ko tumakalimutan, 2006 December. Papunta ko yung Baguio, kasama ko si Applyn Maylin. Sabi sa kanya, Applyn May, habang dinadrive yung Honda CU niya that time, sabi sa kanya, Applyn, alam mo Joseph, ang galing mo na magsalita, dapat magkaroon ka na rin ng kotse. Sabi kay Applyn, sige Applyn, no worries, next year po 2007 magkakaroon ako. Doon, isang gano'n lang. Isang desisyon, 2006, binago mo lahat ng nangyayari na sa that time. Noong 2006 of December, hindi ko makalimutan kasi December 31, alas 7 ng gabi tulog na ako. Bakit ako natulog ng alas 7 ng gabi ng December 31? Kasi January 1, 7 AM, may OPP ako. Yung downline ko, biglang nag-schedule ng January 1. Doon ako nagkaroon ng panata sa sarili ko, sabi ko, ibibigay ko na lahat ng kaya kong ibigay. For the longest time, sabi ko, nilalaro-laro ko lang ang networking, hindi ko siya masyadong siniseryoso, sabi ko, isiseryoso ko. January 1 of 2007, doon ako nagkaroon ng OPP. Nabali yung downline ko, pumunta kami ng Lucena. January 15 of 2007, first time in my history ng buong buhay ko na yung tropa ko hindi ko kasama. Pag January 15 po, birthday ko at birthday din po ng isang kambal na kaibigan ko. In short, tatlo kami nagbabirthday tuwing January 15. Nung January 15, simula alas 8 ng umaga hanggang buong gabi, nag-OOPP ako. Hindi alam nung downline ko na taga Lucena na birthday ko that time. Gabi na, nung bigla, kasi pag, sa totoo lang po guys, if you really love what you do, walang tamang oras ng kain. Hindi ka magugutom hanggang may ginagawa ka, yun ang totoo. Kaya kung nagne-network ka, maya't maya, inugutom ka, inaanto ka, hindi mo pa talaga gusto ginagawa mo. Kasi minsan, kaya mo kahit 16 hours straight na nag-OPP ka, nag-pipresent, hindi ka pa pala kumakain, pero hindi ka nagugutom. Now, hindi ko makalimutan yung 2007 na yon kasi maghapon ako nag-OPP, di ba tayo bilang sensitive na tao minsan, di ba ang sarap batiin pag birthday? Yung wala kang bumabahati sa'yo kasi hindi ko rin sinabi sa downline ko. Ang nangyari, nung mga gabi na, tumawag yung mga kaibigan ko. Nag-speakerphone. Pare, ikaw lang wala, umiinom kami dito.
alam mong biglang nagtanong ako sa sarili ko, tama ba ginagawa ko? Na ako nag-pay percent sila, umiinom, nag-i-enjoy. Sabi ko, ang tagal ko na rin lang naman na umiinom, sabi ko, dire-direchain ko na to. Doon, kinat ko talaga. Kaya ko, bahala sila. Trabaho ko ng trabaho. 2007, yun yung first, nakuha ko yung first car ko. 2007, yun yung first ko rin na out of the country. And the rest is history. Ito na po ang nangyari sa akin. Totoo, hindi ko makalimutan yung sabi ng kaibigan ko sa akin. Sabi niya, Joseph, minsan lang tayo magiging binata. Minsan lang tayo magiging binata. Sagad-sagarin na natin. Sayang na mag-imit, hindi ka na nakakasama sa amin. May point siya. Kaya lang, sabi ko sa sarili ko, tagal na namin umiinom, ang tagal na namin laging gumiginip, wala naman nagbabago sa buhay namin. Tinigil ko yun. Priority ko ang Team Global. Yes, nung nagsisimula, hindi ako makasama sa kanila sa mga gimmick na pinuntahan nila. Pero kung magbibilangan kami ngayon, mas marami pa po akong gimmickan na napuntahan kaysa sa kanila. Guys, nakakagimmick ako, hindi lang po sa pinakamahal na mga gimmickan dito sa Metro Manila. Naranasan ko na pong gumimmick, ultimo sa Europe, ultimo sa Las Vegas, sa lahat ng pinakamahal. Hotel, lahat ng pinakamahal ng hotel, nai-stayan ko na. Just imagine that kind of life. Kaya guys, ako na po mismo nagsasabi sa inyo, oo, may sacrifices. Oo, may mga sleepless nights. Oo, may mga taong hindi makakaintindi sa'yo. Pero huwag kang magdrama. Kung yung mga mahal mo sa buhay, hindi nila makita yung nakikita mo, huwag kang malungkot. Kaya nga sa'yo yung binigay kasi hindi talaga nila makikita kasi hindi para sa kanila yon. Kaya ikaw ang nakakakita niyan kasi para kanino yan? Kaya para po sa akin guys, isa na lang po ang gustong-gusto kong laging itong sinasabi. Gusto niyo po ba talagang yumaman? Yes! Alam niyo po ba, nagkakadiferensya ang yayaman sa hindi? Paano mo siya nai-imagine? Paano mo nakikita ang sarili mo na one way or another, yayaman ka? Sino po ang nanay na may... ilan taon anak mo? Anak ko, 11. Tapos? 8. Okay. Pwede po bang tawagin kita dito? Member ka na ba? Sige. Pwede pala. Ano pangalan niyo po? Marisa Salvador. Okay guys, I will teach you paano tamang mangarap. Okay? Kung magkakaroon man ng bahay, gaano ka lang? Ano po? Meron ka lang, may po. Ano? Gusto mo yung mamay? Yes. Oh, sabi ko na tumawa ka ng mic. Okay. Kung magkakaroon ka ng kotse, anong kotse? Ay, pong kotse na po. Anong kotse? Toyota Wigo 2017 top of the line. Wow! Ang kulay sa Wigo mo, may 27 na top of the line. Anong kulay ng Wigo? Metallic gray. Metallic gray. Okay, metallic gray. Okay, now, nasaan ang part yung Wigo mo? Doon po sa hub namin sa Laguna. Hindi ngayon, nasaan yung Wigo mo? Ay, hindi pa po kumalap mag-dry. Diba, ang sarap ng problema, no? Okay. Nasaan yung kotse mo? Kasi po yung leader ko po yung nag-drive. Kasi... Yung hug mo nasa Laguna? Opo. Di lang doon yung Wigo mo? Opo. Di ba doon yung susi mo? Dati pa po ako nag-a-track na wala pa akong kotse, may susi na ako. Kaya may kotse. Hindi naman may kotse kaya hindi mo ginagamit. ito. I-clear ko. Pero... Pag ang isang binigay sa inyo, hindi nyo inaalagaan, tatanggalin ulit sa inyo. Clear. Kaya nga minsan dapat pag nagkaroon ka ng isang bagay, masaya ka. Kasi pag nakita ka, parang, alam mo, may kotse ka, tapos lagi ka nai-stress. Nai-stress ka sa monthly, nai-stress ka sa gas, tatanggalin ulit yan sa'yo. At teka lang, kawawa naman yung anak ko, nahihirapan sa kotse niya, akin na ulit yan. Kaya nga huwag na huwag ka magsasabi na, grabe upline, ang laki na ng grupo ko, nahihirapan na akong samahan sila. Since nahihirapan ka, nakatingin yung sa taas. Ang sabi sa taas, kawawa naman, nahihirapan na. O sige, tatanggalan kita ng mga downline. O palipatin mo na yung iba sa ibang kumpanya. Kaya be careful. Kaya sa'yo din po, enjoy nyo. Yung kotse nyo. May kotse.
Nag-try kong mag-drive. Paano ko eh? Alam mo, pagda-drive, hindi ka abutan na isang buong maghapon. Hindi kasi nagtuturo pa ako mag-drive. Ang dami kong naturoan na mag-drive. Minas pa ng mga 1 hour lang, marunong na eh. Lalo pa kadalasan ng kotse ngayon, matik ba sa'yo? Manual. Yun lang, medyo mahirap-hirap lang. Pero kaya yun eh. Kasi nagtuturo din ako mag-drive sa jeep. Eh yung jeep naman, di ba, mas mahirap pa ngayon kaysa sa mga kotse. Anyway, balik tayo. Bahay. Gaano kalaking bahay gusto mo? Apat po yung kwarto, tapos hindi siya ganong kalaki, pero malaki yung bakuran niya, maraming puno, tapos mga halaman, ganun. Okay. Yung kwarto, painginaw lang natin, ano sa bedroom, tatlong kwarto? Yung kwarto niya, malaki siya, tapos isang malaking bedroom, may CR, tapos... Kasama ba sa room yung comfort room? Kasama po doon, sa isang kwarto, merong comfort room, tapos maganda yung kama niya, tapos yung bintana, sliding window, tapos... Favorite food? Ay, no. Fried chicken. Iba, no? Malaki yung bed, tapos gusto ko yung bintana maganda. Sliding door? Yes. Aircon? Yes. Ano yun? Two floors? One floor lang? Two lang. Two floors? Okay. Nasaan yung kwarto mo? Doon po sa taas. Okay. Sa second floor. Sige, okay na. Pwedeng palakpan ko natin si Ian Moy. Okay. Pag nangarap kayo guys, dapat ganito. Second car? Ano po? Ford Ranger. Guys, tuturuan ko po kayo paano mangarap. Okay. Number one, si Marisa, right? Okay, just imagine mo ito, Marisa. Imaginein mo na after po ng seminar na to, si Marisa bababa. Pagbaba niya sa baba, nasa basement 1, nandun na yung Ford Ranger. Nandun yung Ford Ranger. Pagbaba niya, nandun na siya sa Ford Ranger, sakay siya. Bago siya umalis, bigla siyang nag-flashback lahat. Na wow, sobrang bilis lang pala ng nangyari. Na parang kailan lang nagko-commute. Walang kotse, nagkaroon ng Wigo. After Wigo, napag-practicean kasi nung nag-aaral mag-drive, nabangga-bangga, di ba? It's normal. Pero sa pili Marisa, wow, because of that, gumaling ako ng gumaling mag-drive. Now, habang si Marisa palabas dito sa building na to, paglabas niya, biglang umulan sobrang lakas. Bigla niyang na-recall lahat ng pinagdaanan niya. Paano siya nagugutom? Paano siya maglalakad papuntang EDSA para dun magsumakay para pati pag-taxi hindi niya kaya? Paano yung habang nagda-drive siya, nakita niya yung mga ibang empleyado na hanggang ngayon nagko-commute siya, ibang-iba na yung pakaramdam niya. Na sobrang tuwan-tuwa si Marisa kasi sabi niya, wow, ganito pala talaga yung buhay na nagaantay. Now, habang si Marisa nagda-drive, biglang tinugtog pa niya yung favorite song niya. Na pagtugtog nung, ano ba ang kanta mo? Natutulog ba ang Diyos? Talagang makagari di pa na. Okay, habang kinakanay natutulog ba ang Diyos, yung pinamagandang namdamin mo yung mga pinagdadaanan mo. Para yung darkest moment. Now, habang nasa EDSA na siya, sabi niya, wow, grabe, excited na ako umuwi ng bahay. Pag uwi niya ng bahay, nakakatawa lang kasi nandun na yung two floors na dream house niya. Na nung papasok pa lang siya sa gate, biglang binuksan na ng katulong yung gate. Tapos pagpasok niya, nakita niya yung sobrang ganda ng garden, na yung mga ilaw-ilaw pa mismo, kung gusto palagyan pa ng altar. Tapos habang nakikita niya sobrang ganda ng garden, pag-park niya mismo dun sa parking, paglingon niya, nandun yung Wigo niya, yung first car niya. Tapos pagbaba niya mismo dun sa Ford, baba niya, yung dalawa niyang anak, sabi niya, Mama, pinaghanda ka po namin ng food, kasi alam namin pagod na pagod ka. Tapos yung katulong niya rin, sabi niya, Ma'am, kumusta? Power po ba? Kasi pati yung katulong niya, alam na networking ginagawa niya. Then, pagpasok niya ng kusina, gulat siya. Kasi nandun yung fried chicken na gusto niya. Tapos yung anak niya, Mama, ito na po yung apple juice na favorite mo. Then habang nakaupo sila, tuntua yung dalawa niyang anak. Sabi niya, Mama, sobrang thank you. Dahil sa pagsisikap mo, grabe, ingit na ingit sa amin yung mga kapwa namin classmate.
na lahat ng gusto namin nabibigay mo, tapos nakakapunta po tayo ng ibang bansa. Pwede ba mama, this coming 2018 ng December, punta naman tayo ng Japan para maiba naman? Eh, since you have the money, you have the capacity, sabi mo sa anak ko, sige po, anak, walang problema. Habang minanamnamin yung manok, na alalang-alala niya kasi dati halos wala nang makain dahil sa kakahataw. Puro power, power na lang yung natitira, pero wala na talaga makain. Tinanamnam niya lang sobrang na, wow, ito pala yung kapalit. Na kailangan palang masaktan para ma-experience mo yung sarap. Na kailangan palang magutom para ma-appreciate mo yung kinakain mo ngayon. Na kailangan palang mahirapan ng sobra-sobra para lalo kang tumibay at mas mag-mature para ano mang pagdaan mo, kakayanin mo. Habang ninanamnam niya ng dahan-dahan yung manok. Naubos niya. After that, umiinom siya ng apple juice niya dahan-dahan. Tapos yung dalawa niyang anak nakatitig lang sa kanya na tuwang-tuwa. Siya naman tagos-tagos yung paningin niya sa anak niya. Parang naalala niya ano yung mga sinakripisyo niya. Ano yung mga pinagdaanan niya na halos tinatanong na siya ng mga kamag-anak niya ng mahal niya sa buhay. Tama pa ba ginagawa mo? Na halos wala ka na ang kinikita yung parang ginagawa mo. Pero after na itawid niya. After na busog siya at umukay na sabi sa anak niya, anak, ligo muna ako. Umakit siya sa second floor. Pagdating niya sa second floor, binuksan niya yung ilaw. Binuksan niya yung kwarto. Binuksan niya yung aircon. Tapos kitang-kita niya yung napakagandang view ng bintana niya. It's either nasa clip siya o mali mo, nasa gilid siya ng dagat. Then after, pasok niya ng CR. Pagpasok niya ng CR, naglagay siya ng tubig. Niready niya yung bathtub. Nilagyan niya ng lavender para mas mabango habang nagbababad siya sa mainit na tubig. Then after nun, paghiga niya, dun sa pagpasok niya dun sa bathtub, inon niya yung TV. Kasi ang dami niyang sinakripisyo, hindi na siya nanonood ng TV nung nag-networking. Kaya nung kumita, nilagyan ng TV lahat ng parte ng bahay. Ultimo yung CR, nilagyan niya ng TV. Habang nagbababad siya ng sa bathtub, amoy na amoy niya yung bango ng lavender na parang minamasahe yung katawan niya dahil sa medyo mainit-init na tubig. Then nanonood siya ng TV. Then afterwards, pagdating ng oras, bila siyang nagpunas. Pagpunas niya ng mga tubig sa katawan niya, bihis siya. Pagkabihis niya, humiga na siya. Tapos natulog siya. Pagpikit niya, pagdilat niya, andito ulit siya sa seminar room na to. Guys, if you really want to get your dreams, you just need to learn how to time travel in the future. Yes, hindi man malamang magaganda mga nangyayari sa'yo ngayon, then kung medyo na-down ka, punta ka sa future. Anong pakiramdam pag ikaw na yung pinapalakpakan? Anong pakiramdam pag ikaw na yung nagdadrive ng kotse mo? Ano pagkiramdam pag ang problema mo na downline, huwag ka muna mag-include kasi ang dami pang nag-i-include. Ano ang problema kaya pakiramdam pag nag-withdraw pa ng ATM mo, laging sagad-sagad yung mini-withdraw mo? The moment nandun ka sa future, naramdam mo, kitang-kita mo paano kaakit ng stage, ano yung suot mong damit, ano yung mga ambati sa'yo ng mga iba't-ibang tao. Pagramdam na ramdam mo yun at taas na taas ka na naman, gigil na gigil at inspired ka, balik ka ulit sa realidad. Hataw ka na naman. Power. Pag nalulubat ka na naman at down na down ka, feeling mo wala nang mangyayari sa'yo. Ang tagal mong nagre-recruit, wala ka pa rin nare-recruit. Power ka ng power sa office, wala ka pa rin kinikita. Balik ka na naman sa future. Namnamin mo naman, isipin mo na naman siya, pagising niya, malinis yung bahay niya, ang ganda, yung food naka-prepare na, tapos sasakay na naman siya sa food, hahataw siya, balik ka naman sa future. Pag nandun ka na naman sa future at gigil na gigil ka, inspired ka, balik ka na naman sa present. Hataw ka na naman, power, grabe. Yun lang ang gagawin niyo, routine. Tinawid niya, anong routine? Yung gawin mo. Punta ka present, punta ka sa future, present, future. Pagdating ng oras, yung dreams mo, yung goals mo, yun ang magiging reality ng buhay mo. Guys, our brain can never detect what's reality and what's not. Kaya nga sinasabi ko lagi, ang reality is just an illusion. Magdidepende ang reality, depende sa'yo. May mga tao na ang tingin nila opportunity na mahirap sila. May mga tao na ang tingin nila negative. Pero ito ang kwento, last. Bago ko ako matapos, gusto ko po sundin niyo lahat ng sasabihin ko at imagine niyo. Okay po ba yun? Yes!
Imagine niyo po lahat, meron po akong hawak na engine mango. Dito po magkakatalog gaano kayo kagaling mag-imagine. May engine mango ako, babalatan ko po sa harapan nyo. Kukunin ko yung isang pisngi ng engine mango. Hawak ko na po yung engine mango na nag-yelo-yelo na nag-green-green. Nai-imagine nyo po, isang buong pisngi. Kukuha lang po ang isang kutsarang bagoong. Ilalagay ko po sa taas, ibabaw ng mangga. Yung mangga pong engine mango, nag-green-green na nag-yelo-yelo. Sa ibabaw niya, kalahati nun is bagoong. Na nagba-brown-brown at tumutulo-tulo pa yung oil. Kakainin ko lang po yung Indian mango. Naramdaman niyo po ba yung mangga? Yes! Naramdaman niyo po ba yung bagoong? Yes! Tanong, may mangga po ba akong hawak? Wala! May bagoong po ba akong hawak? Wala! Bakit niyo naramdaman? Kasi ang totoong sukatan ng success, hindi naman kung ano ang laman ng bulsa mo, hindi kung ano ang sitwasyon mo. Ang totoong sukatan ng success, kung alam mo sa sarili mong yayaman ka, dapat ngayon palang ramdaman. Kahit walang-wala ka ng makain, walang-wala ka ng pera, ang importante din ang ramdam mo, yayaman ka ng sobra-sobra. Kaya dapat kitang-kita mo sa sarili mo na pagbaba mo sa building na to, nandiyan na po nag-aantay yung kotse mo. At alam mo sa sarili mo na pag uwi mo, nandun ka natitira sa dream house mo. Kung baka para sa akin guys, isa lang lagi niyong tatandaan. Huwag ka masyadong malungkot. Bakit? Tuldo. At koma pa lang naman nangyayari sa'yo, hindi pa tuldo. Magalit ka pag pumikit ka at hindi ka nadumila. Habang pagtikit mo na, kadilat ka pa, may pag-asa pang magbagong buhay mo. Simulan mo magbigay ng desisyon sa buhay mo na sabihin mo, eto na ang huling taon na talagang hindi magiging maganda kasi by next year, makukuha mo na lahat ng gusto mo at makakapunta ka sa mga lugar na pupunta.